Wait. Okay, so good afternoon, everyone. It's already 13:11, so we're 11 minutes late sa ano natin, meeting natin for today. So let's start. First, let's begin with a recap lang nung first and second natin na tactical review. So nung first tactical review, what we did was we made a presentation of the scorecard, the measures of the health service PSMU. In there, marami tayong natutunan regarding sa mga different updates, and as well as nalaman din natin, no? There are a lot of objectives, measures, targets, as well as initiatives na parang it doesn't make sense. I presented to you the argument that there are several objectives that is not congruent with our vision and mission. More specifically, yung sa community perspective, di na pakita doon na based on our mission, tatlo yung customer natin. Pero nung tiningnan natin yung community perspective, ang natira na lang PNP personnel. So nakakapagtaka na bakit tinanggal nila yung dependents, tinanggal din nila yung authorized civilian. And I made an argument with you and raised the facts na despite wala na ito sa community perspective, it's clear na as far as RMDU is concerned, we are still catering to the customers na dependents. Example lang yung vaccination program natin ngayon na kung saan binabakunahan natin yung mga dependents, yung mga household members ng ating kapulisan. Meron nga lang tayo ngayong meron nga tayong memo ngayon na kailangan natin i-include sa PNP CODA ang ating dependents and household. Take note, household is not part of dependent. So parang lumalabas, pati yung household natin, lumalabas na house, authorized civilian pala sila. To include yung recruit, to include yung requests ng mga different agencies, katulad nga nung isang araw, nag-request ang BJMP o Bucor, na i-vaccinate natin, provide vaccination services sa ating mga nakakulong ng mga tao. Hindi naman sila PNP. So bakit natin sila bibigyan ng importansya kung hindi sila, kung matatawag natin, authorized civilian? So it's very clear na despite yung mga nakalagay doon sa charter statement ng health service ngayon na it's only PNP personnel ang ating customer. Malinaw na malinaw na hindi lang PNP personnel ang ating kinikater. We also cater to dependents. We also cater to authorized civilians. So that is just one point. Ano? Pag kinumpare natin yung mission, vision versus yung ating charter statement. And then I went on explaining to you as well as making the argument that
Okay, I'm sorry I was cut off. Nalobat yung laptop, hindi ko napansin. So anyway, as I was saying kanina, na, malinaw na yung pong hindi lang yung charter statement at saka yung vision mission ng ating ng health service ang may problema, kundi meron ding problema yung mismong scorecard versus dun sa charter statement natin. So on our second, and I think nung nag-tactical review din kami ng process excellence, lumalabas din na meron din palang problema yung objective versus yung measures. So pinakita ko sa inyo on those two tactical reviews that it is clear na merong mga objectives that is not congruent also with the measures. So case in point natin dyan yung sa process excellence, na kung saan marami dun sa formula na ginagamit ng isang measure or karamihan ng measure nila is hindi tama. So i-example ko sa inyo yung sa process excellence, which I congratulate nga pala si Lieutenant Melia and Mateo to have worked on and na-realize din natin o namin during the tactical review na oo nga, no, bakit nga ba binibilang natin yung pasyente? Ang nakalagay kasi doon sa objective, alam nyo ba yung objective ng process excellence? Diba nakalagay doon, improve the treatment facility and services. Take note, the word is improve. And yet, pag tinignan ninyo yung measure, nakalagay doon sa measure is number of patients na kinikater natin. Hindi nga ba trabaho lang natin yon? It is our regular job na ikater yung tao. It's our regular job na magbigay ng healthcare services because that is what is expected out of us as healthcare providers. However, ang nakalagay kasi doon, bilangin mo kung ilan yung kinikater natin. So sa mundo ng improvement, anong ini-improve mo doon? Wala kang ini-improve. Binibin counting mo lang, binibilang mo lang, nakalimang pasyente ako ngayong araw na to. Ang tanong, so what? So what kung nakalimang pasyente ka? Ang tanong kasi doon at ang objective natin, ang nakalagay sa objective is improve the treatment facility. Improve the treatment services. Anong ini-improve mo kung binibilang mo lang kung ilan lang yung pasyente mo? So, the argument here is that dapat yung measure natin is mini-measure niya paano tayo nag-grow, paano tayo gumagaling, rather than binibilang mo lang kung ilang beses kang gumagawa ng trabaho mo. It's no different than binibilang mo kung ilang beses ka pumasok sa loob ng isang linggo. Kanyari, ito ha, sa learning and growth, let's say, sa learning and growth, no, example ko to. Ang objective natin is maging mas knowledgeable ang estudyante. No? So let's say, for example, yung mga anak natin, papasok sila sa eskwelahan. Ang objective nila, kaya sila pumapasok sa eskwelahan, is para matuto. Tapos, ang measure lang natin of success is, kasi yung anak ko pumapasok siya 5 beses sa loob ng isang linggo. Well, it's nice. It's nice na pumasok siya. Oo, nabigyan mo siya ng baon, nagpunta siya doon sa eskwelahan, meron siyang attendance. Ang tanong, may natutunan ba siya? Diba? Kasi yun dapat yung tanong dito, nag-i-improve ba yung bata habang pumupunta siya sa eskwelahan? Samantalang binibigyan natin ng baon, nagbabayad tayo ng travel allowance niya, or baka meron pa kayong ginagamit, kayo pa naghahatid, gumagastos ka ng gasolina, binabayaran mo eskwelahan sa tuition fee, binabayaran mo yung mga miscellaneous fee, binibigyan mo pa ng baon. Tapos at the end of the day, ang tatanungin mo, nag-improve ba?
So what kung pumasok siya ng 5 beses sa isang araw, kahit pumasok pa siya ng 365 days in a year, ang question at the end of the day, may natutunan ba yung bata? I'll give you an example. Kahit na tayo, pumasok tayo ng pumasok ngayon dito sa opisina, kung at the end of the day, wala ka namang kinocontribute, andito ka lang para ano, manood ng YouTube, manood ng Facebook. Buti sana kung pinapanood natin YouTube at saka Facebook is something that we are going to use in our job, then it doesn't make sense. Mabuti pa, wag ka na lang pumasok kasi wala ka rin naman pala na contribute. Similarly, yung bata na pumasok sa eskwelahan, kung pumasok siya doon, nagsayang lang siya ng oras, wala naman siya natutunan, it doesn't make sense. So going back ngayon sa atin, our objective is to improve, no? Improve the treatment facility and services. And yet, yung measure na nilagay doon is ilang pasyente ang ginamot natin. Parang mahina. Parang mahina yung measure na yon. And frankly speaking, parang so what kung ginamot natin siya? Yun na nga yung point eh. Trabaho natin talaga yun. Dapat input lang yun. Input lang yun doon sa ano yung i-improve natin doon. So dalawa yung klase. It's either we are going to improve in terms of quality or delivery. Parang kayo, pag pumunta kayo, katulad kagabi, pumunta ako doon, pauwi ako ng bahay, naglambing yung anak ko at saka yung misis ko. Ang sabi nila, Dad, gusto namin ng Popeyes. Popeyes. Kasi sabi nila, masarap daw yung Popeyes. Okay, fine. Dumaan ako doon. And then, pag-uwi sa bahay, oo, masarap nga naman talaga yung Popeyes. Unfortunately, nabwisit ako. Bato, nabwisit. Kasi, pagdating ko doon sa Popeyes, ang sabi nung kahera, Sir, 20 minutes, lalabas na yung pagkain. Aba, mag-iisang oras na, nandun pa rin ako. So ano yung problema? Masarap nga yung, at the end of the day, yes, okay, effective ka. Masarap nga siya, nag-enjoy kayong pamilya, nabusog kayo. Unfortunately, you waited so long. So similarly sa atin, so how do you improve? So, lumalabas, there are two ways to improve. Number one, gandahan mo yung quality mo. Pangalawa, bilisan mo yung trabaho mo. So, effectiveness, no? Effectiveness, nagamot ba siya? Yun ang tanong. Baka pumunta siya dito, okay, fine. Tuntua ka pa, no? Binibilang mo. Oh, nakasampu kami pasyente ngayon. Tapos, nung tinatanong mo yung pasyente, sagot niya sa'yo, hindi naman ako nagamot eh. Worse, nung tinanong natin yung pasyente, ang sabi niya, wala, niresetahan lang ako, pero wala namang gamot. Walang medicine. Tapos, niresetahan lang ako, ni laboratory, kailangan ko pang magpalaboratory sa labas. Nung uoperahan si pasyente, sinabi lang natin, sorry po, pasensya ka na, wala kaming minor set, pwede bang sa labas ka na magpa-opera? So, parang ang lumalabas ngayon, pumunta siya dito, nagsayang siya ng oras, pumunta dito, nag-travel siya mula pa doon sa bahay niya, nagsakripisyo pa siya na baka sakaling mahawa pa siya ng COVID-19, pero dahil ganun siya katiwala sa RMDU, pagdating niya dito, nagpakonsulta siya. No problem yung doktor, no problem si dentista, no problem si nurse, no problem si psychologist. Dahil magagaling tayo, na-deliver natin yung healthcare services. Unfortunately, yun lang. Pagdating niya dito, walang gamot. Tapos yung laboratory niya, pa-laboratory pa siya sa labas. Tapos wala pang gamit. Masaklap doon. So, ano gagawin ni pasyente? Siyempre, hindi naman niya sasabihin sa'yo, ano ba naman itong si RMDU? Wala man lang kwenta. Hindi niya gagawin yun. Ang gagawin niya, pipicturan niya yung QR code natin ng patient satisfaction survey. At dahil walang pangalan nakalagay doon, ang gagawin niya doon, nako, pangit ang servisyo. Kulang ang gamit, walang gamot.
So bababa ngayon yung ating patient satisfaction survey just because yun yung nararamdaman niya at that moment in time. So ano ibig sabihin po nito mga kasama? Ipibilangin lang po natin, no? Oh, nakasampung pasyente kami ngayon. Tuwan-tuwa pa tayo. Kasi yun yung nire-require sa scorecard ng health service. Eh. Unfortunately, it doesn't show that we are improving. Kahit maka 1,000,000 pa tayong pasyente, wala doon sa measure natin ang nagsasabing paano tayo mag-i-improve. Anong indicator mo nag-i-improve ka? Ang nakikita lang natin, yung patient satisfaction survey na from 97 na target natin, naging 84 lang siya. E huwag ka na magtaka na ganun nga lang yung resulta nun. Kasi yung ating mini-measure bilang lang ng pasyente. So what we are trying to propose here, and yun din yung sana na ma-revise natin sa mga measures natin, is that it's not enough for us to be able to count how many patients we have. It's nice. Wala ko sinasabi na mali yun, ha. All I'm saying is if our objective is to improve, then there should be another way of measuring our progress. So one of the things na napag-usapan namin ng process excellence was pwede pala na bilangin natin yung top 10 diseases. Di ba meron naman tayo noon, top 10 diseases. At meron din tayong top 10 consult. Ano ibig sabihin ng top 10 diseases versus top 10 consult? So yung top 10 diseases, anong mga sakit ang karamihan, anong sakit ang madalas sa 23,000 na police personnel? At the same time, mula nung January hanggang December 2021, anong konsulta o anong diagnosis ng pasyente? Ano yung top 10 doon? So kahapon, nasabot yun. Sabi nung taga-dispensary natin, sabi niya, "Sir, number one natin dyan, hypertension." Number one yun. Karamihan daw nang pumupunta sa opisina nila is may hypertension. And then based doon sa January na data na binigay ng PE, ang top 1 natin, alam niyo ba kung ano? Yung cholesterol, mataas ang cholesterol. So anong ibig sabihin nito mga kasama? Kung doon na lang sa top 1, sabihin na lang natin, pag-usapan natin yung top 1. Kung karamihan ng pulis natin na taga NCRPO ay may sakit ng hypertension at may sakit ng mataas ang cholesterol, anong dapat i-expect nila pag pumunta sila dito? At least man lang sana. Again, ano? Sabi nga ni Thanos doon sa Marvel, resources are finite. Ibig sabihin, wala tayong ganun kalaking budget. Ganun din ang PNP, lalo na ang R&D, hindi malaki ang budget natin. Pero at least man lang sana, kung ang karamihan ng pasyente natin is may hypertension at mataas ang cholesterol, aba, dapat man lang sana meron tayong laboratory services and medicines, and if may surgery man lang, at least man lang yung tatlong yan, meron man tayong maibigay sa kanila. Di ko naman sinabing ibigay mo yung buong dose, di ba? Pwede, at least man lang sana, pagpunta nila dito, o sergeant, or lieutenant, or major, or colonel, sir, ito po yung initial dose. At least man lang sana, pagdating niya dito, he doesn't feel empty, or she doesn't feel empty, nauuwi siya ng bahay, na parang wala lang. Kasi wala ko ng oras doon. In fact, pinagastos mo pa ako. So, what are we trying to say here? That objective, no, the objective of improvement, yun na nakalagay doon, improved treatment facility and services, should be congruent doon sa ating measures. So short of saying that these two should be, may logical sense dapat. Ganun din po sa inyo, no? Katulad din po doon sa community perspective. Another argument that we had was that kamusta naman yung initiative ng community perspective? Ang sabi,
Ba, so okay, may problema tayo doon sa objective versus measures. Pero lumalabas din pala doon sa ating initiative, 'di ba? May initiative tayo sa dulo ng scorecard. Lumalabas pala yung initiative din pala. Pag hindi tama yung initiative mo, hindi magbabago yung target mo. Hindi mo maa-attain yung target mo. So, case in point. Sabi natin doon sa community perspective, bibilangin natin yung patient satisfaction survey. Ang problema ito. So, lumalabas this quarter, bumaba tayo sa patient satisfaction survey. So, from a 97 na target natin, bumaba yung result in yung actual natin is 84. So anong nangyari? Bumaba siya. So negative variance tayo doon. So may problema, in-identify natin yung gap. Ah, siguro kasi ganito, siguro kasi ganon. Nanghula tayo kung ano man yung problema noon. Pero ito yung ano eh, yung argument ko doon eh. My argument was nung tiningnan mo yung initiative, ang nakalagay doon patient satisfaction survey. So parang is the same as saying na ah kasi mababa yung ano eh grinaduhan ako ng hindi daw satisfied yung pasyente natin. Ah, ang gagawin ko para solution ko doon is magkakadak ako ng another satisfaction survey. Nakita niyo yung walang logic doon eh. Hindi logical unless otherwise politiko ka. Na let's say for example, bumaba yung satisfaction survey ng mga tao sa'yo bilang presidente ng Pilipinas o kung ano man yung position mo, ang gagawin mo ngayon, ay nako, hindi totoo yung SWS survey na yan. O, maniwala kayo dito, itong survey na to, ito ang tama. Kasi gumawa ka ng sarili mong survey. Tama ba yun? Diba, parang it doesn't make sense. Huwag kang hindi solusyon ang patient satisfaction survey sa ginawa mong measure na patient satisfaction survey. Dapat iba yung iyong initiative para siya po ang bibigay ng solusyon o makakakontribute siya para gumanda yung measure mo. So yun yung ibig kong sabihin. So ano ibig sabihin nito mga kasama? Yung mga nakasulat po sa OR matrix ninyo, yung cross-matching of OMPI, dapat po huwag niyong i-copy-paste. Tingnan-tingnan nyo rin po yung laman nun based doon sa mga sinulat ninyo. Okay, so what are we now going to expect? So to summarize everything what I'm trying to say, sa dalawa nating araw na workshop, on this third workshop, and I hope no mga kasama, in-upload ko na po yung dalawang workshop natin before, yung tactical review. Nasa YouTube channel na po siya. So para sa mga tao po na wala pong Facebook, ito na po yung solusyon. In-upload na po natin sa YouTube. And doon sa YouTube naman po, pwede nyo i-fast forward. So pwede nyo mabilisan. Kasi alam ko mahaba yung mga explanation doon. Ito rin pong session natin na ito. If you think na hindi nyo na-gets yung sinasabi ko kanina, you can replay this as soon as ma-upload ko rin siya. So, to summarize everything, no, and to recap din yung napag-usapan na natin on those two previews and then just a moment ago, our end point po dito sa tactical review prior to operations review is that you are now going to have proposed revision of your objectives, kung tama ba yung objectives, congruent ba siya doon sa ating mission and vision. Kasi yung mission and vision, hindi pwede magbago basta-basta eh. And then, yung bang measures ninyo, is congruent ba siya doon sa objectives ninyo? And then, yung targets mo ba, is nakabase ba yan doon sa baseline mo? And then, yung initiative mo, does it make sense o congruent ba siya doon sa target mo? So, ibig sabihin, ito pong mga ito, yung OMTI, yung elements of your scorecard, should make sense not only to you, but also it makes sense to the totality. So, on our operations review on Friday, ito po yung
ini-expect ko naman, no? As your chief PSMU, what I expect from us on Friday is very simple. So operations review, ang mangyayari na po doon is i-integrate na po natin yung apat na perspective based po doon sa revisions ninyo per perspective. So kayo ngayon po, ngayong hapon na to, ang gagawin po ninyo, ipe-present nyo na yung corrected copy nyo per perspective. So that on Friday, ang gagawin na natin ngayon is ibubuklod na po natin yung present yung revision, and does it make sense? Nakaka-connect ba siya? Sorry. Nakaka-connect po ba siya doon sa ibang perspective? So right now, ang focus ko lang po is per perspective. Kung ano po yung ibibigay ninyo na output. Okay, so without further ado, hindi ko alam kung sino yung ano. Eric, sino ba mauna? Sino ba yung present? Present po si Major Sanidad po. Okay, sige, I will not ano, I will give you the floor na bahala na yung mga perspective owner kung sino gustong mauna at sino gusto mahuli, of course. Okay, go ahead please. Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. Sergeant Pereira and I will be presenting the learning and sa ano, learning and growth perspective as we have interpreted yung sa corrections yesterday. Begin with, let me share yung scorecard ng develop highly competent, motivated, values-oriented, and disciplined RDMU and CRPO person. Sir, bago lang po ako magsimula, yesterday, may kinausap po ako sa NSD tsaka MSD. I was asking for yung sabi nyo nga, yung if they can provide us yung copy ng kung ano yung laman ng competency training ng nurses and yung specialty training ng doctors. Okay. Kanina sir, nag-follow up ako. Nasa conference lang daw, but maybe later this afternoon, makakapagpadala sila ng copy through messenger. I just asked for yung kahit picturean na lang kung ano yung meron silang program, sir. So I'm still waiting for it, sir. Hopefully, okay, sir, before the day ends, she'll be able to send us a copy of yung lists ng competency training and specialty training. Yung yesterday, sir, you asked us to differentiate specialty training from competency training. Okay. Based dun sa na research ko yesterday, competency training is yung sa skills. You undergo this training to be proficient, parang mastery on the skills you have acquired during your undergrad or during yung practice mo when you're assigned sa hospital or when you're given a task. It's more on the yung performance based mo, sir. Specialty training is yung sa yung specific area, let's say sa doctors or sa nurses, specific department o specific area ng higher education, yung post-grad training nila, sir. I don't know if it is okay lang ba, sir? That's how... Just go ahead. Again, yung ginagawa kasi natin ngayon, it's not more of like cast on stone kasi parang ano malabas. Kahit sa taas, sa health service, hindi rin malinaw kung ano nga ba yung difference nito. Unless otherwise, malinaw ito sa kanila at may dokumento sila to show.
So for now, what I am just expecting is at least a draft or tentative list of ano ba yung sa palagay ninyo is considered a specialization versus what is just a competency training. Yes, sir. Yes, sir. That's why I did ask for a copy for us to yun nga, at least differentiate nga, sir, which one, which is which. Okay. But I'm still waiting for the list, sir. Hopefully, I can have a copy sooner, sir. How about yung dentists, psychologists, or other allied, or even yung criminologists? Have you come up with at least malang differentiation of what is a specialty for them or for you guys, the dentistry, and what is a competency? Yes, sir. Dun sa dentistry, sir, sa dentist, same with nurses and doctors. Actually, it's really more in the specific area ng branch ng dentistry. It's a postgraduate din, sir, ang specialty training. Competency, so, sir. So yes, do you already have a tentative list of what are the specialty trainings under non-dentistry? And then do you also have a list of competency training under competency training? Sa competency training, sir, meron. Usually kasi, sir, ang pinaka-conduct ng DSD is yung parang updates lang sa ano, sir, sa parang continuing education namin. Mga seminars mo. Like what seminars or trainings yung sinasabi? Do you have I'm not saying an exhaustive list, but at least a number of trainings that you already have in mind. Katulad na, let me just state for a fact. Yes, sir. Yes, sir. In dentistry, di ba, specialization yung maxillofacial surgery. Yes, sir. Yes, sir. So yun, orthodontics. So, what I'm trying to say is, so yun, may dalawa ka na. I don't know kung meron pang iba. Marami pa, sir. Yes, okay. So, at least man lang, meron na tayong listahan ng ganun na pwede ngayon natin ibangga doon sa mga number of dentists natin dito sa R&DU na kung saan makikita man agad sino dito sa mga dentists na ito ang meron nun. So, we can safely say whether or not may specialization ba siya o wala. And if wala, yung susunod kasi natin na kabanata doon, ipag wala ka, dapat gumawa tayo ng effort na magkaroon. Kasi yun yung susunod. On the other hand, yung competency training naman, ano-ano nga ito? I mean, ano yung mga competency training na dapat meron tayo? Not specifically for dentists alone, but rather, kasi wala naman nakalagay dito eh. Mag-iiba sana yung usapan natin kung ang nakalagay dito is competency training, tapos naka-divide siya according to profession na naman. Yes, sir. So lumalabas kasi dito competency training dalawang klase. So ang criteria lang niya is health related ba siya or non health related. So ang tanong ngayon is ano-ano to mga to? So that ibabangga ulit natin sa mga health service personnel, tayong mga R&DU, ilan sa atin ang merong ganitong klaseng competency training? So that kung malaman natin out of, let's say, 70 na organic, 50% lang ang meron ng ganitong klaseng training, makakapag-decide tayo ngayon na, ito pala yung mas kailangan kasi ito yung wala halos lahat. Yes, sir. So ganun. Yes, sir. Do you have a list already? Or I mean, at least man lang, meron kayong nagawa? Meron, sir. I-present ko lang to, sir, yung ginawa namin yesterday. Okay, sige. Go ahead. Sorry. Yes, sir. No, sir. It's okay, sir. So, ikaw na lang mag-end. Sa medical officer, sir, katulad niya nang nasabi ko yesterday,
We have 8 medical officers. 2 has specialization, which is internal medicine and pediatric medicine or pediatrician, sir. And then, okay. Into the next. Next. Sa nurses natin, sir, number of nurses, there are 8 nurse officers and 16 non-commissioned officer na nurses. Number 22 of whom are board passer, 2 are under board, and 8 has specialization, sir. Hindi lang namin na-include yung list, sir. Note lang natin ano, that these are all organic. Yes, sir. This is just organic, sir. Dito lang po yan sa RNB, sir. Wala pa rin yung... How about the districts? Wala rin. Kasama daw dito, sir. Kasama na. Yes, sir. Nung ang wala lang... Yeah, ang wala lang dito is yung nasa yung mga DS at saka SHUs. Yun lang, yes, hindi natin include. Yes, sir. May I suggest so that kasi in-anticipate ko dito, paano yung may magtanong during strategy review? Paano yung SHUs? Paano yung DS? Ano, pababayaan na ba natin sila? Parang ganun. So, just in case lang natanungin niyo yun, I suggest gawin nyo na lang itong table form na kung saan naka-indicate doon yung organic, DS, and then SHUs. Just in case lang natanongin. Yes, sir. Yes, sir. And then, pag sinabi nating specialization, just like what you did in the doctors. Yes, sir. We will list down, sir. Oo, naka-indicate din doon anong klaseng specialization ang meron sila. Yes, sir. Thank you, sir. Yes. And then, dito naman sa board, under board, just in case lang, no? Tanungin nyo na rin, bakit pa, hindi pa ba sila pumapasa? Saka may balak bang mga taong to na mag-take? Pero wag na yun, tsaka na yun. Parang nakaka-awkward tanungin. Hindi, ako, I'll ask that question because this is a very relevant question. I mean, sir, we will work on that, sir. Pero not necessarily kayo kasi please understand also you are the supervisor on learning and growth. Yes, so sir, you're yes. More of like coordinator rather than the one doing it. In fact, pwede mong utusan ngayon yung PRMS, which is kami yun. Pwede nyo kami ngayon utusan na pwede nyo bang alamin? So on and so forth. Ganun din yun sa doctors. Ang tawag dito kasi is training needs analysis. Are you aware of the word or the term training needs analysis? Not so much, sir. Okay. So training needs analysis is a method wherein we are going to ask yung mga tao, anong gusto ninyong training? So going back doon sa kaninang pre-present mo sa mga doctors, if there are 8 doctors and only 2 has specialization, ang question dapat dyan, yung 6, tinanong ba natin sila kung anong gusto nilang specialization? Kasi for all we know, ayaw nila. Kasi may mga ganong klaseng tao, hindi ko nakalaman specialization. Generalist lang ako. Gusto ko, ito lang ang buhay ko. May mga ganong tao and hindi natin pwede pilitin yun. So we don't want to make an effort on something that ayaw naman nila. At the end of the day, dapat yung tao din mag-decide din siya na gusto niya. Kasi paano natin tutulungan yung taong ayaw magpatulong? So dapat yan, we should conduct a training needs analysis so that the training needs analysis will also be based on, ano ba available natin? Libre ba natin makukuha yan o magbabayad tayo? At kung magbabayad tayo, magkano? At kung alam na natin kung magkano, afford ba nung tao magbayad? Or baka pwede nating ilibre? Like pwede tayong maghingi ng pondo? Or kaya pwede natin i-request sa mga taong mabuti ang budhi at bibigyan tayo ng pondo? So what I'm trying to say is that these are, again, ano, babalikan natin yung sinabi ko initially kanina that these are just data. Question is, how do we improve people? How do we improve our organization?
So in this case, the way to do it is, okay, alamin natin kung ilan yung tao, and then we conduct now an analysis, in this case, training needs analysis, and the training needs analysis will now consider whether or not yung tao gusto niya ba. That's simple, no? Ganun lang kadali yung gagawin natin dito sa learning and growth in terms of ito. So anyway, thank you. Naistorbo na naman kita. So go ahead, please. It's okay, sir. Then, he's a dentist, sir. You have 8 dental officers, 3 PNCO underboard, and 1 non-uniform personnel. Yung NUP natin, dentist ito? Or yes, sir. Under... Licensed, sir. Ah, licensed. Oh, that's yes, good. Sir. Yes, licensed po siya. Question. Wala siyang balak maging official? Sir, kasi Dr. Tamaka and I were contemporaries way back 1999 when both she and I entered the service as non-uniform personnel. Unfortunately, his husband, Colonel Tamaka, did not allow her to join the service, sir. That's why she remained a non-uniform personnel. Sir. Hanggang ngayon, ayaw yes, sir. No, sir. Actually, sir, if magta-try siya ngayon, overage na po siya, sir. Ah, so no point in trying? Yes, sir. Okay, so the next question would be in terms of training, ang tanong na lang dito siguro sa inyo is that out of the 9 na dentists, ang question is may specialization ba kayong sham, including the NUP? Kasi sir, ang specialization sa dentistry is more on masters in endodontics, masters in orthodontics. Postgraduate din siya, sir. So you'd go back to school and you study. Diyan. Hindi pwede. Wala kaming board exam. But, yes, parang fellow. Iba pa yung sir fellowship. Ah, iba pa doon. Okay. Iba pa yun. Higher education din ng dentistry. Now, if maririnig nyo, there are those dentists who undergoes orthodontic seminars na may konting hands-on, yun ay hindi siya considered as specialization. Competency lang. Parang ganun lang, sir. Na specifically or specific lang siya sa ortho. Meron okay. Din kasi seminar. So, sir, tinanong ko lahat, including myself, wala kami lahat specialization. All right. The next logical question now is that if that is something that ang unang tanong muna, gusto niyo ba? Yes, sir. Are the 9 dentists may balak ba kayo or gusto niyo bang mag-specialize? Speaking for myself, sir, years ago, I was very interested to undergo itong specialization training, but hindi siya na-pursue, sir. The question muna is, gusto nyo ba? Kasi yun muna yung dapat na essential question. Gusto out of naman, the, sir. Yes, out sir. Of the 9 dentists natin dito sa RMDU, gusto nyo ba? And if your answer is yes, the next logical question would be, is it feasible that you can undergo specialization even though you are working? Is that no, a possibility? Sir. Hindi na, sir. Kasi magte-take ng leave of absence, sir, to concentrate on. Kasi parang regular school ulit siya, sir. 8 to 5, Monday to Friday. Parang yung nag-master's degree din ako sa AIM. Yes, sir. Ganun, sir. It took me 1 year. So, 1 year ako nandun. 1 year ako hindi pumapasok. Pero may sweldo. Sir, ang minimum kasi namin, sir, pag master's ay 4 years. Ah, so parang yung doktor din. Yes, sir. Yung doktor ganyan. Ah, so okay. Yes, ganito. Now I understand. Sorry, hindi ko na kasi naintindihan yes, kanina. Meron akong alam like
I remember yung isang classmate ko, pumunta siya ng Japan. And what happened was, he went there for his master's degree for 2 years. Inalaw yun ng PNP. Mainly because walang bayad sa PNP. Walang kailangan bayaran. Fortunately for him, scholar siya. So in this case, the question now is, yes, gusto ninyo. Yes, pwede siyang gawin. Ay, wait. Tanong ko muna pala bago yun ang bago ko lumundag doon sa isang question. Iaallow ba kayo ng PNP if ever you want to take this specialization? I do not know, sir. I mayroon bang sige, ganito na lang. May precedence ba? Ibig sabihin, pag may precedence, may gumawa na ba nito before? Yes, sir. In the history of PNP Dental Service, was there already people before, dentists before, who are in the service and took the master's or took the specialization and then returned to the service nang parang wala lang? Ano, sir? I've learned yesterday through Major Tadiosa, we had one, Colonel Sagnip. Although I'm not personally aware kung ano talaga yung history, but I was told na the PNP sinend siya for scholarship. Hindi ko lang alam kung anong specialization, sir. And then, when he came back, kahit supposedly kahit retired na siya, he has to render, mag-render pa rin sana siya ng extra service just to pay off yung years na nawala siya while studying for the scholarship ng nung specialization niya, sir. Correct. That is what happened to me when I took my master's degree sa AIM in 2016. I signed a document na meron akong return to service. For each year that I was gone, I should pay it 2 years. Yes, yun sir. Yun yung naging, yun sa akin na, yun yung kontrata ko. Yes, sir. That is why bayad na ako, kasi when I graduated in 2016, years after that, hindi ko lang basta binayaran through time, but rather I also paid it in dividends, kasi yung ginagawa ko related dun sa naging master's degree ko. Ganun din alam ko, hindi ko na matandaan, meron yung policy that for each period, meron kang equivalent of renders as years rendered na ibabalik mo sa PNP. Now, dun sa example mo, I suggest, if this is the dilemma, the dentist dilemma kasi ito, para lumalabas, kayo yung mayroong issue, mainly because yung specialization nyo is very, very long, mga 4 years. So if that's the case, and kung titingnan natin yung logic na 1:2 ang ratio, then you are going to return the service for 8 years in the PNP. Yes, sir. Kasi nawala ka ng 4, so yung babalik mo, 8. So parang lumalabas ngayon, kung ikaw ay meron ka lang, sabihin mo ng 20 years in service, dapat yung unang 10 years mo, nag-schooling ka na, specialized ka na, so that may enough time pa para bayaran mo yung nawala sa'yo. Yes, sir. So, yan. I think it's a very good beginning. Kasi parang yung example mo, yung precedence ninyo, nag-retire siya. Nag-retire siya, sir, and hindi na siya nakapag-render ng service, sir. Mm-hmm. So lugi si PNP. And I think doon tayo magkaka-issue, kasi pagka ganun ang mangyayari, it's better na mag-resign o mag-retire na lang yung dentista, kasi at least yun on your own. Yes, sir. Yes, sir. True, sir. Okay. Kakaiba lang talaga kayo, no? I mean, very unique lang, sir. Pero yung sa, I suggest ito rin. You take a look at doctors, kasi sa doctors, as I understood,
meron din silang specialization. And yes, usually meron din silang 2 years ata yun. Parang ganun katagal din. Like right now merong doctor tayo na nasa Makati Med. Ang specialization niya is on emergency. I know it for a fact kasi nung nagkasakit ako earlier this year, siya yung nag-asikaso sa akin sa Makati Med. Kaya alam ko. So nandun siya, hindi siya nagre-report sa PNP. He's paid by the PNP. May salary siya, continuous naman. Pero he's rendering service to Makati Med. So what I'm saying is, if it is possible for doctors, why not dentists? Yes, sir. Kasi dapat equality lang. It should be equality. Ganun din naman sa aming nurses. When I took my specialization sa PGH noon, in trauma nursing, what the PNP did was, inallow nila akong mag-schooling for 6 months sa PGH. And I was not reporting to PNP. I was just reporting to PGH. And full-time ako, nandun ako. Then at the end of the 6 months, I went back and I rendered service ulit. So, binayad ko naman doon, 1 taon. Which, sobra-sobra na. Because I took my specialization way back in 2006, I think. Anyway, to cut the story short, I believe that the dentist should be given similar din dapat na, no? Na yes, sir. Thank you, sir. Privileges. So yun yung trabahuin natin. Dapat klaro dito ngayon sa scorecard natin. Paano natin siya i-resolve? Kasi titingnan mo yung career development program diyan, yung strategic initiatives. Diba nakalagay diyan strategic initiatives. Pagdating sa dentist, dapat merong specific ngayon na initiative doon. So pwede nating pangalanan na dentist specialization program. And this dentist specialization program entails yun nga yung mga different specialization niyo, and then magkakaroon tayo ng partnership with different schools that can cater to PNP dentists. So part of the program would be enter to MOA between PNP Health Service and a certain eskwelahan na nag-offer ng specialization niyo. I don't know kung ano yun. So, and then what will happen is, nga, gagawa tayo ng procedure wherein kayo bilang dental officers is going to commit na tatapusin niyo yung program, and then pag hindi mo tinapos, babayaran mo. Kasi ganun dapat eh. Babayaran mo yung nawala sa amin. Kasi hindi mo tinapos eh. Pag na RTO pa. Parang yung katulad nung pag pinadala ka ng, kunyari, when I took my board exam naman sa criminology, na in-apply ko yung leave of absence. Pero nakalagay doon sa policy na yon, pag hindi ako pumasa sa exam, babayaran ko yung mga oras na nawala ako sa PNP. So ang assumption kasi doon, sige, papayagan ka namin mag-review para for the board exam ng criminology. Pero, kailangan pumasa ka. Kasi pag bumagsak ka, babayaran mo kami. So, ganun din dapat ang exchange. No? So, let's say, for example, okay, fine, nakapasa ka na sa specialization mo after 4 years. Ang tanong, anong kapalit? So, yun din, papasok din doon yun sa program, yung balik servisyo program. Parang ganun ang mangyayari. No? Part of the program ng dentist specialization program is you are now going to return the service. Regardless kung ikaw pa ay retirable na or hindi pa, kailangan ibalik mo pa rin. So tama ka naman din. So, kailangan i-compensate mo yung nawala sa PNP. Okay. So that is on the dentistry, no? Ang haba ng pinag-usapan natin, pero I believe very important. It's a very important topic and I think marami tayong natututunan doon. Proceed tayo, yes, sa psychologist. Okay. So psychologist, sir, we only have yung according to Ma'am Jo Velasquez, there are only 2 registered psychologists.
one officer in the person of Ma'am De Leon and NUP Velasquez, sir. Huh? And then I was told. Sorry, hindi ba psychologist si Padua? Psychometrician lang daw, sir. Registered psychometrician. Magkaiba ba yun? Yes, sir. Ganito, sir. I've only learned this also when I was doing my research. Okay. Na undergrad, and then they will undergo master's degree para makapag-board exam ng psychometrician. When pag nag-register na sila as I don't know kung if I can remember it right. Tapos mag-aaral ulit sila prerequisite para mag-board exam sila for maging registered psychologist, sir. Ah, okay. So they have two board exams. And parang it's a continuous education every time para maging license sila maging at in kasi before sila ma-reach ng psychologist, they have to become a registered psychometrician. Tapos okay. Aral ulit, they have to study again, board exam ulit for registered psychologists, sir. Okay. Sige. So, ngayon yung specialization nila, sir, is pag-registered psychologist na sila, pastoral ulit yun, sir. Aral ulit sila. So, doon na daw yun, yung clinical psychology, industrial psychology, yung ganun, sir. So, yun yung steps nila. Alright. Para maging highly specialized sila na sa field nila, sir. Sige. Ito naman yung gagawin natin dito. Since meron pala siyang parang step-by-step program, let's not take, let's also consider the psychometrician. Hindi lang basta psychologist, but rather the psychometrician that will lead to a psychologist. Kasi parang ang lumalabas dito is not anymore, ang objective natin is not anymore to become a specialist, but rather from a lower level like a psychometrician para marating niya yung psychologist. And then from a psychologist, saka natin pag-usapan ngayon yung paano ngayon sila magkakaroon ng specialization. So, one of the criteria na dapat nating hanapin is that ilan yung psychometrician. Or at least man lang yung may BS psychology graduate pero under board in terms of being a psychometrician and then so on and so forth. So parang may tatlong level. Under board, graduate pa lang siya ng BS psychology, and then magiging psychometrician, registered psychometrician, and then magiging registered psychologist. And then yung pang-apat, yung pinakahuli nila is yung ayun pala. Ito, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. When they graduate, exactly what you have, just like what you have said. Okay. Graduating after the bachelor's degree, they are called graduate of psychology. Okay. Which is, ano nga. And then, yun nga, they have to study. Mm-hmm. And then they will undergo an examination. We have 6 psychometricians, sir. Okay. Nasa baba. Great. Ito yung matatawag nating registered psychometrician. Registered, yes, sir. Yes, sir. Hiwalay ito doon sa graduate lang ng psychology. Yes, sir. Wala rin, may wala bilang. Tayong graduate, wala. Ah, wala. Wala tayong, sir, na ano, wala tayo. All of, fortunately for us, we have all 6 registered sa ano, psychometrician. Sige lang. The same with yung dalawang registered psychologists natin, sir, are also registered psychometrician. Yes, sir. Okay, so I think the task now is to be able to determine what are the requirements to become psychologists. And then ang tanong natin is, wait, bago natin tanongin yun pala, dapat tanongin muna natin yung psychometrician. Gusto niyo ba maging psychologist? So kung yes, sir. If I may, sir, I did talk to Ma'am Ruby. She's nagma-masters na siya for
para maging the next step ng maging registered psychologist. And then sir, ano lang, ang pinaka-highest pala nila dyan, na-recall ko lang, is doctorate. Doctor of Philosophy in Psychology, sir. Ay, parang okay. Doctorate para maging specialized sila, sir. So Ma'am Rubis is actually enrolled na ngayon, sir, dun sa master's niya para mag, ano nang, in preparation for maging registered psychologist, sir. Okay. So yan, this pakihiwalay na lang siguro, I think I suggest na yung psychometrician natin dito. I-include mo siya doon sa psychologist pa rin. I mean, sa number. Kasi parang ibubuklod natin ngayon yung psychology profession. So, mangyayari is anim na psychometrician, dalawang psychologist. Yes, sir. Yes, sir. Sige, sir. So, parang mangyayari ganun. So, ang matitira, yes, ang matitira na lang dito is yung rad tech. Yes, sir. Wala tayong med tech. Wala tayo, sir. Naglateral, sir. Kakalateral lang, sir. Pati pharmacy, di ba? Pati pharmacist. Pati pharmacist, sir. Kalalateral lang din, sir. So, just leave a window open sa mga yun. Lagyan nyo lang zero. Zero na zero na medtech, zero na... Medtech tsaka pharmacy. Oh, sige, sir. So, kasi pati ng optometrist, di ba? Meron yun. I remember, meron tayong quota ng optometrist, if I'm not mistaken. Meron quota. Yes, sir. So, i-leave nyo lang yung ito. Just open. Nalagyan lang namin, sir, Zin. Okay. Anyway, yun yung nakita ko na dapat improvement. And then, sir, last, yung sabi ni pinasensus nyo din yung criminologist. We have 8, sir. Dami and pala. Also, I've learned also, sir, wala din silang specialization, sir. Ang next step would be yung masteral na lang nila, sir. Magmamaster sila in criminology, sir. Sige. Pagdating naman sa criminologist, ito, organic natin to. As in, criminologist, hindi, puro mga board passer ito, registered ito. Yes, sir. They're all registered. Ano, sir? Registered tayong... Kaya, sir, kami criminal. Ay, criminal. Registered criminal. Okay, sige. Okay. So far, okay naman. I mean, I think tama naman yung ginagawa natin. Okay, sige. Next time. Next, sir, yung sa competency training, sir. So, asan na yung ano? Well, sandali na. So, dito, sir. Oo nga, asan yung hyperlink? Mahina na yan. Nalagyan ng hyperlink yata mo. Asan na yung ano yan? Yung sa baba? Yung H, yung old, hindi, mandatory. Hindi, doon muna sa... So, meron ako kayo. Hindi ko nalagyan yung dalawa doon. Pero nalawa na nalagyan ko. Sir, sa ano, teka, balik mo sa ano. Wala pa naman yung copy ako. Teka lang. Sandali lang, sir. Sige lang. Take your time. Wala sa baba. Sa baba. Wala, hindi mo na isulat. Hindi mo na isulat. Oh, sir, mayroon kami dun sa ano, sir. Yung, sorry, sir, hindi niya na i-ano. Hindi niya na ilagay, sir. Nag-breakdown din kami doon sa competency and HS-related and non-HS-related. Hindi lang niya, sir, na ilagay dito sa... Sorry, sir. Hindi niya na-include si... Sige lang. Again, ano, pag pinindot nyo to, dapat lumabas yung ano yung mga HS-related competency. Yes, sir. Yes, sir. Meron, sir. Actually, meron. We have... Can you at least say it? Kung ano yung natatandaan? If you ang sa HS related lang, sir, kasi ang nakalagay BLS, lang doon is yung BLS, ALS, tsaka EMP. Sa specialization. Specialization. BLS, ALS. Parang sa BLS, sir, we have parang 21.
ang meron. ALS din na din. Hindi mo alam. Basta yung sa ano lang sir sa BLS, we have 21 was the training sir. And then yung non, yun lang sir. Yung non-HS related, meron din. Meron din sir, yung merong yung controllership, logistics, and yung mga human resource. Okay. Meron din yun sir, may table din, hindi lang, sorry sir. Sige. So just be ready lang na on operations review, may pakita naman. I-put din namin sir, yes sir. Yes sir, we will have, gagawin din namin today. Alright. When we're done with this. Okay. So ang gagawin na lang natin ngayon doon, yun kasi yung ano eh, kailangan natin ngayon out of doon sa 21 HS related competency training and then doon sa various HS related competency, non-HS related competency training, gagawa ngayon tayo ng training needs analysis at tatanungin natin ngayon lahat ng tao, alin dito, i-rate natin yun, i-rate natin from 1 to 10 or i-rate nila alin dito ang para sa inyo number 1. Kanyari, may 21 na HS related, di ba? Out of the 21 HS related trainings, ang gagawin natin ngayon, ipaparank natin sa kanila. Alin dito yung top 1 nyo? And alin dito ang top 21? The least nilang gusto. What will happen is, after we make a survey of all the personnel, what will happen now is makikita na natin alin dito sa mga 21 na HS related trainings ang pinakagusto ng majority ng mga tao. That happens, ang mangyayari sunod nun is that kung sino yung top 1, yun yung uunahin natin na irerekomenda para gawin para sa RMTV. Kasi yun yung gusto natin. Baga majority wins. And then number 2, and then number 3. Yun din ngayon yung magiging target setting natin for calendar year 2021. What we are going to do now as a next step is that after ranking all those, the next step would be to be able to find out kung ilan sa mga tao natin ang meron at wala. Then after that, kailan natin siya ikakandak. Let's say for example, pag kinandak natin yung from first quarter to fourth quarter next year, paano natin siya i-implement? At least man lang, top 3 man lang nung pinili nila based on training needs analysis, ngayon yung mauuna natin, mapunan. Magama 100% natin at the end of the year next year. Sana. So, ganun lang yung simple nating gustong gawin. Okay, so next. Mandatory tayo. Parang wala kang boses. Yes, sir. Sorry. Mandatory, sir. Training. As of the moment, sir, we have 3 who has undergone OSEC, 20 sa OAC, 6 OBC, 1 OCC, SLC, sir, 5, JLC, 10, BRC, 15. Pero parang di pa dapat lang. Dapat meron BRC. Yan, sir. Siguro ito yung patrolman natin. Here's what we are going to do pagdating naman dito. Let's not lose focus that the mandatory training is really a means to an end. When I say it's a means to an end, para saan ba tong training na to? Diba kaya ka nag-undergo niyan is other than may matutunan ka, it's really at the end of the day para ma-promote ka.
Diba? Yun yung ending nito. So ano yes, ibig sabihin po nito? Ang ibig sabihin po nito is that doon sa BRs, kaya katulad niyan, I don't believe na walang patrolman na hindi nag-undergo ng BRC. I'm sure lahat nag-undergo niya. So, yes, hindi na natin, yes, hindi na natin kailangan pag-usapan yan. Pag-uusapan natin ngayon is more on ilan doon sa tao ang nangangailangan ng JLC agad-agad for the period of next year, calendar year 2022, ilan sa mga tao natin ang nangangailangan ng JLC para sila ay ma-promote na sa next higher rank. Meaning, preparatory dapat. Dapat meron na tayong mga tao na may listahan tayo ng mga tao na, oy, sergeant ganito or corporal ganyan, kailangan mo na mag-JLC kasi pag hindi ka nag-JLC, hindi ka magpo-promote sa ganitong rango. Kasi ang, yes, ang issue natin is ganito. Hindi pwedeng mawala yung tao. Hindi rin pwedeng lahat ng tao mawala just because kailangan nila mag-JLC. Ang tawag dito is senior ano? Lineal list. SLL. Okay. Ngayon, dapat alam natin kung kailan dapat mag-promote itong si sergeant para mapadala natin siya ahead of time. And then, dapat may projection na tayo. On calendar year 2022, out of dun sa 70 na tao, tatlo dito ay kailangan na mag-JLC. Bakit? Kasi mapopromote na sila sa 2022 or 2023. And then, so on and so forth. So, sino yung nangangailangan ng SLC, ganun din. Again, susundin natin dito, senior lineal list. And then, so on and so forth, OCC, OBC, OAC, OSEC. So, dapat itong mga ito, preparatory para dun sa tao. Yung OSEC, wala tayo masyadong problema dyan kasi karamihan ng mga nag-OSEC, matagal bago maging ano yan, colonel. Wala na yata ngayon na, wala na yatang rango ngayon sa health service na wala pang OSEC tapos ano yan, mapopromote ka na today dahil kulang ka sa OSEC. Hindi, wala na. Puro mga junior na kasi lahat. Gone are the days na makakarinig ka ng personnel na hindi pa nakapag-OSEC pero promotable na. Kaya lang siya hindi ma-promote-promote ng colonel dahil wala siyang OSEC. So yung dalawa dito, yung OSEC at saka BRC, I think these are the least of our problem. Our problem would be yung middle class, yung JLC to OAC. In fact, yung OAC nga, hindi rin nga tayo. So anyway, going back na dito, our challenge dito pagdating sa mandatory training is itong JLC, SLC, OCC, OBC. Na kailangan yung mga tao natin, kasi nandyan yung bulk ng mga tao . Yan yung, kung tawagin ko dyan, is bottleneck. Marami dyan gustong mag-JLC, hindi makapag-JLC kasi kulang ang tao. So our challenge should be, paano natin sila tutulungan without sacrificing the operations. Okay? So yun. So it's very nice no, na kukuha na natin yung mga ganitong data. This is also a classic example that data management, ito, yung meron kang data, pero ang tanong dyan is, so what? Ano ngayon kung meron kang data? Para saan yan? So yun yung ibig kong sabihin. Parang katulad yan, ang daming may OAC, so what kung maraming may OAC? May napopromote ba ng Lieutenant Colonel? Diba parang useless? Useless yung data kung yun lang yung bibilangin. Ito yung tinatawag ko na bin counting. Bilang ka ng bilang, para saan? Parang yung ito eh. Bilang ka ng bilang ng mga botante, pero hindi ka naman binoboto. So what? Hindi ka mananalo sa pagiging politician mo kung bilang ka lang bilang ng botante. Kailangan meron kang gawin towards that. The end, na maboto ka. So in this case, dapat hindi lang numbers, but rather we are going to use this data towards an end na kung saan meron tayong mapopromote. Having said that,
ayoko nang dagdagan na kasi ito madadagdagan kayo, pero ayoko na pasakitin ang ulo ninyong dalawa. Pero take note nyo lang naman, take note nyo lang, pero hindi ngayon. Take note nyo lang na mandatory training is just a part of the promotion. Kasi yung isang requirement din dito is eligibility. Yes, so, part din ng learning and growth kasi ang eligibility. Lesson learned na ito, si Abu. Diba? Hindi siya ma-promote-promote just because wala siya eligibility. Ano gagawin natin? Diba? Classic example yun. Attractable yung tao, pero hindi siya ma-promote. And a bunch of others. I don't know kung may data tayo dyan. Na ilan ba dun sa mga tao natin na out of the 70 na organic net natin and including yung ating mga nasa DS at saka SHUs, ilan ba sa kanila yung mayroong pagkukulang? Kaya pala hindi ma-promote-promote kasi walang eligibility. Now, the next question would be, ilan doon sa mga taong ito na walang eligibility, ano yung majority ng eligibility ng pagkukulang nila? Kasi kung malalaman na natin ito, let's say for example, ang eligibility, ang pinakakulang natin na eligibility is from PO2 to PO3. Di ba? Question, anong kailangan nila? Di syempre, NAPULCOM review. So kung makikita natin, majority ng tao natin is kulang sa NAPULCOM review ng PO3 exam. Kunyari lang. If that's the case, then what we are going to do as an initiative is to request from review centers kung meron man or tao na pwede nating i-invite para magkakandak tayo ngayon ng review. Hindi natin kailangang intayin ng NAPULCOM kasi bawal yun ha. Bawal na daw ang NAPULCOM magkandak ng review. Unlike nung araw kasi parang ewan ko sa kanila kung ibig sabihin yung sinabi nila. It doesn't make sense. But for me, what makes sense is how do we do this? Alam nga naman, intayin natin bumagsak yung apple sa bibig natin. Hindi pwede. Kailangan we work towards that end na matutulungan natin yung mga tao para masolve nila yung kanilang problem in terms of eligibility. Madali lang yun sa panahon ngayon. Madaling mag-invite ng tao, madali din gumawa ng Zoom link. So what we are going to do is part of our initiative is that the review, NAPULCOM review of RMDU. So, ang gagawin natin yan, series yan. Kasi ang pagkakaintindi ko sa mga NAPULCOM review, ano yan eh, by chapter. Tama ba? Tereria? Pagka nag-take kayo ng review ninyo, by chapter or parang yung criminology board exam din yan. Sa NAPULCOM kasi sir. Ang mga lumalabas na dun sir yung ano, operation, admin. Paano, yan. So POP. Exactly. So kasi ang issue natin kasi dito is that pag nagkanda kasi tayo ng review, ang mindset ng ibang tao, maghapon, dalawang linggo, isang linggo, apat na araw. So yun yung mindset nila, yung mga isang upuan. Tapos in my experience, hindi yan yun, hindi effective. What is more effective is ganito. Gawin mo siyang kapra-kapraso. Yung bite size. Ang gagawin mo ngayon, isang oras na walang pag-uusapan kundi yung admin. Wala, isang oras, pagkaraan ng isang linggo, another 1 hour ulit, ano naman pag-uusapan, operations. And so on and so forth. So ibig sabihin, it's a series of review na kung saan yung tao natin will be able to, kasi imaginein mo, no? Paano nga naman natin ipipilit? Oh, ikaw, di ka pala po promote, kailan mag-review ka? Ang tanong naman ng tao, eh sir, papayagan mo ma ako, apat na araw ako mawala. Tapos sasagutin natin, oh, hindi pwede. Hindi pwede kasi kailangan ka namin dito Mawawalan tayo ng tao. So, paano naman yun, di ba? So, ang dilemma kasi is that the person cannot do that even though gusto niya yung mag-aral and yet,
ini-expect naman natin siya magtrabaho. So, para win-win situation, panalo ang organisasyon, panalo din yung tao, what we are going to do is to create a series of review in part or as an initiative towards that end na papasa siya sa NAPULCOM. Sana. Sana nga ganun. Okay. So, segue lang po yun. I'm sorry kung na-segue ko ng konti din. Pero, ang ending kasi natin talaga dito, ma-promote yung tao. Hindi lang basta mag-training lang siya. Okay, thank you. Next. Sir, ito yung sinabi niyo yesterday. The yung second mission ng ano ng health service. Dynamic organic HS organization development. You told us just leave it blank. Pero same meron ako may isasuggest na agad ako sa iyo. Yes. May masasuggest agad ako sa iyo as a measure. Yes, para di ka nang hirapan, tutulungan na kita. Yes sir. Yes please sir. So pagdating naman dito, para madali lang yung measure natin please. Number of job description created over number of personnel / position. So ano ibig sabihin nun? Dapat bawat tao at bawat position meron job description. So what bawat tao at position dapat may job description. Yes sir. Pag wala kang job description, ano yun? Kabawasan yun sa may measure nito. So, anong intention na ito? The intention is very simple. The intention is to be able to create an organization that has a standard. Pero anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, pag bago ko umupo dyan sa pwesto na yan, bago mo ko issue ng order, papunta sa pwesto na yan, dapat alam ko yung extent ng trabaho ko. Ano yung mga expectations sa akin? Kasi right now, wala. I mean, meron, pero draft to way, way back. So, ang strategic initiative natin dito is the administrative and operational manual of R&DU. Yun yung strategic initiative. So, ano ibig sabihin nun? I hope kapag nabuo na natin lahat ng job description per tao, per position, mabubuo natin ngayon yung administrative manual ng RFDU, NCRTU. Very simple. We can now monitor that one. Ang tanong naman natin dyan, every time na meron tayong operations review, Major Salvation, meron ka naman job description? Wala. Pag sabi kong wala, minus one yun. Dapat ma-100% natin ito over time. Okay? So, that's a very simple measure. And that, kamo lang, problema, wala kasi yung health service. Wala din. Diba, kita mo ba? Wala. So, yun. Next. Next. Also, this one, sir, you told us to leave it blank. Yan naman yung... Upgraded information management system, sir. Okay. So, meron na agad ako sa'yo. meron na agad ako isasuggest dito. Kasi at least meron na tayo. Yes, sir. Yes, sir. So dito naman ang measure naman natin dito, apat na stages. So ito yung strategic initiative kasi natin dito is the 201 file system. Okay. 201 file system. So diyan sa 201 file system, yung measures natin is the number of yung number one measure, no? So F1 natin is F8A. Letter A. Yes, sir. Okay, sir. So, F8A is number of people who submitted 201 over total number of people. So, yun yung first measure. Second measure is total number of 201 file submitted that is scanned, that is validated
over total number of submitted 201 file. So yun yung F8B. Pangatlo. Yes, sir. Yung F8C is total number of validated 201 file that was scanned over total number of 201 file validated. So that is F8C. F8C yan. Last but not the least, yung F8D is total number of 201 file scan which was sent to the PNP email system over total number of 201 file scan. So, ang progression niya, una muna, nag-submit ka. Yung pangalawa, binalidate siya. Yung pangatlo, in-scan siya. Yung pang-apat, sinend siya ngayon sa email mo. So, ang intention natin, very simple. So that ikaw, individually, kahit saan ka ngayon magpunta, meron kang soft copy ng 201 file. Hindi ka na ngayon maghahanap. So, pag magpapopromote ka, okay, kakailanganin namin dito sa opisina, ang gagawin mo lang, download mo dun sa PNP email mo, and then, send mo sa amin through Viber, Messenger, or whatever. Di ba convenient? Hindi mo na kailangan mag-ano. So, kailangan mo lang mag-update. I-update mo na lang ngayon yung iyong 201 file. So, very simple, very, very useful, not only for the organization, but also it's very useful individually. So yan, upgraded information management system. Next, sir. Yung R matrix. The R matrix, sir, nung saan? Medical officer with specialty training. Okay. Negative 50, sir. And then... 50% ba? Kasi parang lumalabas na... May tinarget na ba kayo? May tinarget na ba kayo agad? I think parang wala. May target na ba tayo agad? Wala pa. Wala pa, sir. Oh, ilagay nyo na muna dyan, new, kasi bago lang to eh. I mean... Yes. Pero sandali, yes. ano bang target ni HS based sa kanila? Ano bang target? HS sir, 50% sir. Eh. Ah, so kaya pala. So ilagay niyo na lang diyan, ito yung target ni HS. 'Di ba? Yan yung target ni HS. So ang ilalagay yes, mo, oh, ang ilalagay niyo diyan ngayon is that kasi may dalawa na tayo eh. Out of 8 na doctors. Doctors lang to? Or lahat? Total? Yeah, doctors. Doctors pa lang, sir. O kung doctors lang ito, dapat ang meron tayong ano, two. May two na tayo eh. So dapat meron ka ng two dyan. Ang target natin is mag, at least man lang apat. Sana. Ika mo lang hindi. So, ang variance mo dyan ngayon, kasi end of the year na, is 25%. Yun yung variance mo. Negative 25. Pero meron ka na dapat dyan, 25%. Yung per ano mo na rin, huwag mo nang gawin quarterly kasi hindi naman natin na-hit yung quarter. Eh. So, in total, parang nawala sir, sorry, nawala yung connection namin. Yung nawala nga sir yung connection namin ni Sergeant Pereira. Oo, sige. Okay, so Sergeant sir. Ah, sige. Ulitin ko lang yung statement ko, no. So ganito yung mangyayari diyan.
lumalabas na, in terms of the doctor, lumalabas na po 25% lang ang hindi natin na hit. Kasi ang sabi diyan annually 8. Diba? Kung raw number. Lumalabas na mayroon tayong 8 doktor. Out of the 8 doktor, 2 ang may specialization. So kung susundin natin yung target ni health service, lumalabas na out of 8, ang target lang natin is 4. Out of the 4, 2 ang meron na. So ibig sabihin, ang naging variance natin, ang yung naging accomplishment natin is 2, and then yung variance natin is 2. So kung percentage ang hahanapin natin, 50% yung annual, ang accomplish natin annually din is 2 lang, so meaning 25%. So negative, ang variance mo is negative 25%. So ang tanong ngayon is identification of gap. Ano yung gap nyo? Dapat dyan, ang ginawa natin, tinanong natin yung doctors. Bakit ka ba hindi nag-specialize? Ano sagot? Which by the way, tinanong nyo ba yung mga doktor? O in-assume nyo lang? Yun lang. I suggest next time, pagka ganyan, we dig deeper. Kasi dapat tinatanong natin yung mga doctors. Bakit nga ba hindi ka nakapag... Dapat dyan may mga data tayo na nagsasabing, eh kasi paano nga naman mag-specialize yung tao? Siya lang yung nag-iisang doktor. Diba? He's the only doctor there. Tapos wala na tayong tao. Saka mo ngayon papasok yung due to the lack of medical personnel in response to COVID-19 pandemic. Tapos yung usapan. Diba? But having said that, dapat yung intervention natin is to be able to create pa rin yung sense na alam ko may pandemic. Alam ko kulang ang tao. Yung tanong, anong gagawin mo? Dapat meron. Anong consider overseas training? Talagang out of the box to ah. Is that feasible? Nawala kayo ulit. Parang nawawala kayo. Nawawala ko sila. Unstable connection. Unstable na. Sige lang. Nawawala sila. Ayan na, meron na ulit. Oh, yes, sir. I'm with Sergeant Hansen. Thank you, sir. I guess our matrix, sir, hindi ko na muna lang din i-present. Ayusin na lang din namin ni Sergeant Pereira. Sige. I-special session na lang natin. Sige, okay. Next would be yung ano na lang, sir, yung sa measure profile. Sige. Meron sa measure profile. Okay, so ano? In the interest of time, kasi nakikita ko yung oras, mag-alas 3 na. Ganito na lang. For now, since na-present naman ninyo yung scorecard, and I think there is clarity na doon sa gusto nating mangyari, is just that yung operations review matrix at saka measure profile na lang, as well as yung initiative profile na lang yung kulang. Let's keep this for now.
if ever mag special session tayo for your yung mga iba mo pang yung iba pa natin nakita, pero at least meron na kayong clear picture of ano ba yung kailangan ninyong gawin in terms of yung scorecard. Yes, sir. So for now, stop na muna natin yung learning and growth para mabigyan din natin ng special concern yung other perspective. So yes, thank sir. You. Thank you din, learning sir. And growth. Learning and growth. Next. Sergeant Son, sino yung sunod? Corporal Arado and Amelia. Pwede na po ba kayo po, ano, for presentation, sir? Lieutenant Amelia and Corporal Arado. Okay na po ba, sir? Thank you, Deepa. Next. Lieutenant Lariosa, ma'am. Pwede na po ba si Lieutenant Lariosa and Sir Mateo? Hello, good afternoon po. Police Lieutenant Lariosa po. Go ahead, Ice. Sir, I just would like to present the last time po na pinresent po ni Police Corporal Mateo with some corrections, sir. Cited on that day, sir. The first one is the conduct of vaccination, sir. Percentage of NCR personnel who are vaccinated with COVID-19, sir. I think dito, sir, parang sinabi po ni Mateo, sir, na wala pong corrections dito, sir. Ipipresent ko pa rin po ba, sir? Sige, just go through the motion so that everyone also would understand. Apo, sir. Our target is 98% po. So far po ngayon, nasa 97 na po tayo. We have negative 1% po. 1%? Remind us again, bakit 98% nga ba yung target natin? Sir, saan natin kinuha yung 98? Wait lang, sir. 98 po, sir. Saan nga ba? Ito po yung previous po na target, sir, target personnel na nabigyan po ng COVID-19, sir. At saka, sir, ngayon, sir, pa last quarter na po tayo, sir. 98% na po siya, sir. Hindi. Ayos kasi, di ba, when we are making a target, the target should be higher than the previous. Yun yung basic philosophy ng target setting. So let's say, for example, in the beginning of the year, sa yung last December, last year, kunyari lang. So if last year ng December is 95%. So anong ibig sabihin nun? For the whole year, this year, dapat nag-i-increase ka ng... Nag-i-increase na tayo, sir. Dapat nag-i-increase tayo ng... Kung ang balak natin is at the end of the year is 100%, then nahatiin mo yung 5% into 5. Per quarter, 5. Sir. Di ba ganun yung tinuro ko sa inyo before? Opo, sir. So, per quarter. So nasa last quarter na po tayo, sir. Ngayon, ang tanong ko nga sa'yo, again... is ano yung naging basihan natin, how come we derive at 98%? Dapat dito, klaro yun, klaro mo na may paliwanag yun. Ah, 98% kasi ano? Nasa last quarter na po tayo, sir. Yes,
So ibig mo sabihin for the whole year, ang target talaga natin is 98%? Is that what you're saying? Ano yung ano yung baseline natin last year? Sa vaccination, sir, wala po. Nag-start po tayo, sir, ng second zero. Quarter, sir. Zero, sir. Zero, then nag-increase. Then, nag-start lang naman po tayo ng vaccination, sir. Second quarter, that was April, sir. Pero ang tanong ko naman sa'yo ngayon, if that's the case, hindi tayo, wala tayong vaccine noong a year before. So, ang baseline natin really is zero. Ano yung target, ano yung naging target natin at the end of the year? 98%, tama ba? Yun yung gusto natin mangyari? Opo, sir. Sige. So, for now, ang accomplishment natin is 97%. May karoon kang negative 1%. Yes, ang reason mo is what? Due to negative 1, sir, kasi may mga bagong pasok tayong mga PNP personnel, sir. Do you have the exact number? P.A.T.R.O.L. 1, sir. Yes, pero do you have the exact number? Meron, sir. Wait lang po, sir. Check ko po dito, sir. 97. Isi-send ko po. I-con ko na lang po to, sir. Hindi, ganito na lang gawin mo. Make a hyperlink dun sa exact data. Apo, kung meron sir, kang data, i-hyperlink mo na lang siya para pag tinanong tayo yung strategy review, paano mo nasabi na naka-apekto yung number of NCR PO personnel dun sa data natin? Yes, sir. Apo, sir. I-provide ko po, sir, yung hyperlink. How about itong NCRPO personnel not eligible for vaccination due to medical reason? Do you have also the list of people? At ano yung mga medical reasons nila? Yes, sir. Meron po kami yan, sir. I suggest gawan mo rin ng hyperlink. Hyperlink, yes, sir. Yung sa identification. How about when you say vaccine hesitancy? What's your basis for that? Or assumption mo lang? Hesitancy, sir, due to medical... Ay, ito na yun, sir. Hindi, okay ba yun? Ay, yun, sir. Vaccine hesitancy, sir, kasi hindi pa sila fully aware on the benefit of the vaccination. Ano yung basis mo? Kailangan kasi, when we say there is vaccine hesitancy, it's easy to say na lahat ng mga hindi nagpa-vaccine may vaccine hesitancy. It's very easy to assume. Baga, ang lumalabas dyan, opinion lang natin yan. Pero, anong basis natin, anong evidence natin, na yun talaga yung katotohanan. Kasi sir, ilang beses na rin po kasi tayo nag-conduct ng vaccination, sir. Yes. Ng vaccination program, sir. Tapos until now, hindi pa rin naman sila nagpapa-vaccine, sir. Let me ask you this. Did you ask mismo yung mga taong hindi pa nagpapa-vaccine? Do you have data showing na statement talaga nila? Ayoko talaga magpa-vaccine. Yes, sir. May waiver naman tayong sinasubmit silang waiver, sir. Doon ba sa waiver nakalagay doon? Yung reasons nila, sir. Meron bang nakalagay? Yes, sir. Cited naman dun sa reasons. Ano yung mga reasons na pinagsasabi nila? Isang example dyan, sir. Yung wala pang, like for example, sir, sa pregnant at saka sa cancer, wala pa talaga then definite data, sir. Let's be clear, no? Vaccine hesitancy, that is not because you have a medical reason. You're not hesitant to have the vaccine if ang rason mo is may medical reason ka. Magkaibang case yun. So, yung sinasabi mo ngayon na vaccine hesitancy, maybe you are confusing the term vaccine hesitancy versus yung taong
wala lang siyang choice magpabakuna kasi meron siyang medical reason. Kaya maybe your so anong ilalagay po namin dyan, sir? No. Kasi again, yun po, parang yun po kasi yung presumption ko about that, sir. Ah, yun nga yung tinatanong ko sa'yo kanina, Ice. Is this your opinion or is this based on evidence? Kasi if you will tell me, yes, meron kaming basis dyan, may evidence kami, and then you just told me right now na meron kang may mga waiver silang pinirmahan. Kaya nga tinatanong ko sa'yo eh, doon ba sa waiver na to nakalagay ba dito na ayokong magpabakuna kasi besides the reason na meron siyang medical reason? No, sir. Isa yun, sir. Isa, pero diba nga yun yung tanong ko sa'yo, sino-sino itong mga ito, how many yung tao na to, and then at the end of the day, out of dun sa, let's say for example, 100 yung mga nag-waiver, and then out of dito sa 100 na mag-waiver, ilang percent dito ang nagsabing may medical reason sila? And then how many percent or how many people out of these people who signed a waiver, ang rason nila is ayaw ko. Basta ayaw ko lang. Or kaya mayroon ako paniniwala sa Diyos. Or kaya kasi this is in violation of my understanding. Kailangan kasi very clear yun. Para masabi mo na meron siyang vaccine niya si Tansi. Okay po, sir. Unless otherwise, meron kang record. Meron kang specific data that shows that yun. Sir, naguguluhan lang kasi ako dun sa kwan sa sinasabi mo na ano to, yung sa vaccine hesitancy. Since meron nga po kaming concern waiver, may mga waiver silang pinasubmit dito, sir. Okay. Isa-cite ko po ba doon, kung doon sa waiver nila, kung ano yung mga reasons na... Hindi, yun nga yung tinatanong ko sa'yo eh. Kasi you need to be very clear. Eto, tatanungin na lang kita. I'll ask you. Let's say for example, isa ka doon sa mga taong hindi pa nabakunahan. Yes? Kunyari lang. So, assuming that you are wala ka pang bakuna, tatanungin kita ngayon, bakit hindi ka nagpabakuna? Ano ang sasagot mo sa akin? Sampo sir, kasi lactating mother ka. Nursing mama ko. Kung hindi ka pala naglalactate ngayon, magpapabakuna ka, yes or no? Yes. So hindi ka hesitant. You cannot be hesitant because you have a justification of a medical justification. Nagets mo yun, ano? Yung hesitancy kasi is that ayaw mo magpabakuna because of other reasons na hindi naman medical related. Example. Eh kasi may paniniwala ako sa Diyos. Bawal yan. Pero wala namang scientific basis. So I will reward this, sir. I-refuse ko lang po siguro to, sir. Hindi. Ang tanong ko nga sa'yo, baka naman meron ka rin data dyan dun sa mga nag-waiver na ang rason naman nila is yun nga, religious reasons. Or baka naman meron nag-ano dyan eh. Kasi, Che-check ko, sir. Double check na lang. Baka naman may iba silang rason. So, let's be careful lang dun sa word na vaccine hesitancy kasi very broad term ito that connotes na yung tao talaga ayaw niya. Yes, baga magunaw man ang mundo, hindi ako magpapabakuna. Yes, sir. Kasi kung ang rason niya lang, kaya hindi ako nagpapabakuna kasi nagpapasuso ako ng anak ko eh. Ibang baga, somehow parang may justification siya doon, 'di ba? Somehow, yes, I mean, hindi ko kasi proven lahat.
yung instances natin. So yun lang na I believe the word vaccine hesitancy, yun lang, be careful with the word so that yes, hindi rin naman tayo mabutasan just in case natanungin din tayo. But yes, again, ano, ulitin ko. If and only if meron ka talagang ano, may basis ka, meron kang may evidence ka talaga na there is vaccine hesitancy, then ilagay natin. Wala, based on what reason. Yun na lang siguro yung ilalagay natin. Yes, sir. Please. Okay, sir. Wait lang po. Based on. Yes, sir. So, ano yung intervention natin? Intervention, sir. Create a line list of vaccinated, newly appointed police officers. Pag-isahin mo na lang, yeah, I suggest pag-isahin mo na lang 'to yung letter A at B mo kasi isa lang yung reason diyan, eh, di ba? Yes, after creating a list, ano ngayon kung meron ka ng listahan? And identify those vaccinated newly appointed police officers po. Yes, so what kung meron ka ng listahan? Anong gagawin mo doon sa listahan na 'to? It's one thing that you have a list, but it's another thing. Anong gagawin mo dun sa listahan na to? What is the, ano yung ending ng listahan? What do we intend to do with the listahan? Accounting of vaccinated and unvaccinated newly appointed police officers, sir. Yes, that is what the list is for, in account mo. So what kung na-account mo na? Ano ngayon yung gagawin natin sa listahan na to? What is our intention? What will happen? What are we going to do with the list? Hello, sir. Oh, okay, fine. May listahan ka na. Anong gagawin mo doon sa listahan? What do you intend to do with the listahan? For reference, sir. For reference for what? Anong intention natin doon? What are we going to do with the listahan? Wala, i-record mo lang. Ganun. Hello? Nandiyan ka pa ba? Hello, sir. Yes, sir. I asked para you a question. Yes, sir. Para i-identify po natin kung sino po yung mga yun, sir. At yes, kung sino so po yung mga yun, sir. I-vaccine i-con natin, sir. Encourage po natin silang mag-vaccine, sir. Yun yung sagot doon sa tanong ko. what do we need to do with the listahan? Kasi kung yung listahan lang yan. Bagoy natin doon. Nothing, di ba? After you have already generated the listahan, what are you going to do next? Yun ang tanong. So, nasagot mo na yung unang tanong. Ang sabi mo is, lahat ng mga unvaccinated is kapabakunahan mo. Pero prior to that, dapat tinanong muna natin, ba't ba hindi ka nagpabakuna? Anong rason mo? Diba? We need to find out how come hindi sila nagpabakuna. Pero at the end of the day, dapat mapabakunahan natin yung mga unvaccinated. Diba? Kasi they should, yun eh, nasabi mo, dapat meron ka ng makakanda ka ng public awareness. Diba? Train sila, ipapaliwanag sa kanila yung benefits and disadvantages, etc. yung risks. Diba? So magagawa ka ngayon nung yan yung magiging ano mo, yan yung magiging initiative. Anong post, sir, kung it's the vaccination awareness program mo, di ba? Okay. So, isasama mo sila doon. Yes, sir. So, yun yung ibig ko sabihin. Na hindi pwedeng, meron ka lang listahan. Anong gagawin mo doon? Yung papel lang yun. May nagawa ba yung papel? Wala. Wala pang nagawa yun. It's just your data. But what you're going to do with the data, yun yung importante. Yes, sir.
kapag tinanong ka sa intervention na yon, sabi mo, ang step one po namin dyan is to create a list. Oh, yes, sir. Narinig mo ba ako sa ingay ninyo dyan? Ganyan, yes, sir. Ganyan pa kayo, ganyan pa kayo kaingay. Huwag kayo maingay. So, ang point ko lang is that you should be able to know para saan yung listahan. Yes, hindi sir. Hindi lang siya reference, but rather, what are you going to do with it? Yes, sir. Yun, okay. So, ano yung isa pa? Oh, yan na yun. Continuous health education, sir. Monitoring for those boxes. I suggest lumayo ka na dun sa mga salitang continuous, maintain, kasi that is not really an intervention. That is an intervention. Anong gagawin mo? So in this case, conduct health lang ng health education. Sino kakanda ka man ng health education? Those unvaccinated, sir. So unvaccinated lang. Kasi yung vaccinated, ano pang purpose nun para sa vaccinated? Eh, napabakuna na nga sila eh. Yes, so, sir. I suggest, specific conduct na lang ng health education and awareness as well as monitoring of the unvaccinated person. Yes. Ganun lang kasimple. Via whatever na... Okay. Yes, sir. Next sir is major profile community perspectives. Object. Okay na to. I think we don't need to clarify. Yes, sir. Ito sir, baguhin ko lang po yung dito sa strategic initiative, sir. Ah. Ito yung sa COVID-19, no? Yes, sir. Kasi yung strategic initiative mo dyan, yan din yung nakasulat mo dun sa intervention. Eh. So, your strategic initiative, ano yung program na gagawin mo dito? So, one of the things na pwede mong gawin is yung public vaccine awareness program. Hello? Wala ka na. Nawala ka na. Ice, nawala ka. Quiet! Conduct of awareness program, sir, to unvaccinated. Unvaccinated person. When you say strategic initiative, it is a project. It's not a description of what you are going to do. It's more of like, ano bang title ng gagawin mo? Anong project mo? Okay po, sir. Kasi akala ko po kasi, sir, magparehas yung initiative na dun po sa... sa isang slide, sir, yun na rin po yung lalagay namin dito, sir. Wrong. Intervention, yun. That is your intervention. An intervention is not the same as yung strategic initiative. Your strategic initiative is your program or project. So, anong title ng project mo? What, kung tutuusin mo, itong tatlong nakalagay mo diyan, anong title ng project mo? Kung ito susumahin mo. Awareness program, sir. Pwede yun. COVID-19 vaccine awareness program. So, para very specific. Yes, sir. Hindi mo dapat ililista dito yung intervention mo. Eh, yes, kung ganun na rin lang pala, wala siya pinagkaiba sa OR matrix mo. Okay po, sir. The scorecard is a parang summary na of information. So in this case, the strategic initiative, yun yung nabanggit natin kanina. Apo, sir. Next po. Sige.
Yung 92%, how did, paki-remind niya ulit everyone kung ano ibig sabihin ng 92%? Bakit 92% yung nilagay natin ng number? Naka-silent kaya ka. Naka-silent ka, Ice. Ice, nawala ka. Naputol lata. Nawala po si Mario sa post. Oo nga, nawala. Yung bang iba, nandiyan na? Yung ibang, yung process Excel saka resource management. Wait lang. Ayan sir, na. Nawawala lang po yung internet namin, sir. Sorry. Oo nga. Sige lang. So, pakiulit nga ulit. Pakiremind nga kami kung saan natin yung nakuha yung 92%. Yung 92, sir, kinuha lang po namin, nag-base po kami dun sa previous data ng October, sir. October. Kasi itong online patient survey, sir, nag-start lang po ito nung October, sir. Okay, so, basta, I'm preparing you to answer this question kasi para at least, pag tinanong ka ngayon sa strategy review nila ma'am, tsaka ng HS, saan mo nakuha yung 92? Yun lang ang sagot mo. Kasi yun yung baseline namin. Tapos? Opo, sir. Kung ako sa'yo, para hindi ka na masyadong tanongin, ang gawin mo dito, 92% close parenthesis, baseline last October. Tapos ilagay mo ng short description kasi dito lang tayo nagsimula. Pag nag-explain ka ng 92%. Okay po, sir. Ilalagay ko po, sir. Yeah. Accomplishment is 84%. So, saan natin kinuha yung 84%? Yung 84%, sir, yung from October na, sir, to up to now, sir. Ano yan? Average? Yes, sir. Okay. So, 84% siya. Ibig sabihin, bumaba tayo. Ayun, sir, percentage to, sir. Hindi, ibig sabihin, average ng several percentage. Kasi kung yes, sir, okay. Over November, ay, tama, isang buwan lang pala yung pagitan. Anyway, yes, so for the month of November, ito, yung 84%. Yes, sir. Okay, so negative 8%. Then, gap? Gap, sir, lack of medicines and medical equipment, sir. Based po doon sa mga answers nila, sir, kung bakit nag-answer sila ng not satisfied, sir. Delays in seeking or receiving healthcare services, sir. Okay. Ito yung galing doon sa survey mismo. Opo, sir. Okay, very good. Ay, nako, buti naman at lumabas yung data na yun. So, bakit mo nilagay dito survey tool? Identification of gaps. Sir, can I just remove it na lang yun, sir? Kasi, hindi sir, kasi po, hindi sir, ito na po kasi yung survey, itong survey tool na sir, ito na po yung mga comprises na po nung, yung survey tool namin sir, yun po yung mga nakalagay na dito. Ah, ganito na lang okay, fine. Pwede naman tanggalin, pero I suggest. Oh, sir. Kasi yun po yung yun na rin po yung A and B ko. Kasi bakit may survey tool dito? So may problema ba yung kasi kung sinabi mo identification of gaps. Is there a problem on the survey tool? Yun yung tanong ko ngayon. Di ba, ito rin, mahaba din itong discussion natin last time. Yung cross-matching of OMTI, di ba, I suggested last time na yung letter I nyo dito is it really relevant na yung ating initiative is to conduct another patient satisfaction survey?
eh alam na nga natin na yun yung problema. Kaya tayo nag-negative 8%, it's because ang tool na ginamit natin is the patient satisfaction survey. So how come we are going to conduct another patient satisfaction survey? Parang sir, ang ilalagay po namin to dito sir is ano to? Needs revision. Upon its needs. Instead na ilagay mong relevant kasi hindi siya relevant eh. It doesn't make sense eh. I mean, logically speaking, hindi dapat yun yung initiative mo. There should be another initiative that gagawin mo. Okay? Okay po, sir. Okay. Sige. Intervention. Doon sa lack of medicine and medical equipment. So, ano yung intervention doon? If the problem is lack of medicine and medical Okay, sir. Dapat dito yan. Po. O, dapat kung ano yan po yung doon sa problema, GAPS, sir. GAPS kung din. Ano yung dapat yun din yung intervention. Intervention, is. Sir. Right. Happy po, sir. So, delays in seeking or receiving healthcare services, ano yung solusyon natin doon? Apo, sir. Right. Okay. Ngayon, ito tanong sir, ko. Sir, i-revise ko po to, sir. Ang tanong ko sa'yo, so, again, ano, sa mga kasamahan ko diyan, yung iba nating mga kasama dito, full disclosure lang po, yung identification of gaps, mababaw pa ito ha, mababaw pa. Kasi kasalanan ko, hindi ko pa kasi kayo naturuan paano magkaroon ng problem analysis. So when you say problem analysis kasi, okay, na-identify mo na na may problema. At ang nakalagay dito, example, lack of medicines and medical equipment. Problem analysis is like this. Bakit kulang ang medicines? Dapat tinatanong natin yun. And then, bakit kulang ang medical equipment? So kung may sagot kayo doon, tatanungin mo ulit, eh bakit nga ganun? Hanggang sa darating ka doon sa, kung tawagin sa problem and analysis is core problem. So ang technique na ginagamit doon is the 5-why technique. 5 whys. So ask 5 whys on a single problem identified. So in this case, lack of medicine. Bakit may lack of medicine? Kasi. So yung sagot mo doon sa tanong mo ng why, tatanungin mo ulit ng 5 beses. Deep, hanggang sa lumalim ka ng lumalim. Pero again, it's my fault kasi hindi tayo nakarating doon. And we were I was unable to share with you yung skill na yun. Hopefully, next year, after siguro ng strategy review, we are going to start analyzing the problem para matuto kayo kung paano mag-analyze ng problema. Hindi lang basta, kasi kulang sa medisina. Hindi ganun kababaw yun. Okay. So, ganun, ano? So, lack of medicine, ano yung intervention mo? So, yung intervention mo, supposed to be, kung in-apply natin yung problem analysis, ang hahanapan mo lang ng intervention is the core problem. All others, hindi yun yung problema. Minsan kasi, akala mo problema na yun. In fact, hindi pala siya yung problema. Mayroong mas malalim na dahilan na dapat yun yung sinusolusyonan mo. Example, nasunog, anong problema? Nasunog ang bahay. Diba tatanungin mo, bakit nasunog ang bahay? Kasi may nakaiwan ng sigarilyo. May sinde. Oh, bakit pagka sinabi mong may sunog ang bahay, sasabihin mo agad, anong solusyon doon? Patayin yung apoy. Patatawag ka ng bumbero, darating yung bumbero, pinatay yung apoy. Pero did it solve the problem? Yung core problem, yung pinakadahilan bakit nasunog yung bahay? Hindi. So, gagawin mo ngayon, lalalim ka doon sa problema. And this is where you now conduct the problem analysis, yung 5 whys. So, sabi, bakit nasunog ang bahay? Kasi mayroong naninigarilyo. Diba? May naninigarilyo, tapos, nasunog ang bahay
kasi nasunog yung naiwan na nakakalat na papel dahil may nagtapon ng sigarilyo. So kung titingnan mo dalawang klaseng problema 'yon. So sabi mo na, bakit nasunog ang bahay? Eh kasi may nakakalat na papel. So ang solusyon mo agad doon, eh may nakakalat ng papel, walisin. Kung winalis mo yung papel, hindi nasunog yung bahay. Pero ang tanong, solusyon na ba 'yon? Core problem na ba 'yon? Hindi pa, 'di ba? So ang susunod, eh ba't ba nasunog yung papel na nakakalat? Eh kasi may nagtapon ng apoy eh, na galing sa sigarilyo. So, pag tiningnan mo, eh, maglalagay ngayon ako ng karatula, bawal magtapon ng upos ng sigarilyo. Diba? Pero, nasolve na ba yung problema? Again, hindi pa rin yun yung core problem. Tanong, eh, bakit ba kasi may nagtapon ng sigarilyo doon sa nakakalat na papel? Eh, kasi may naninigarilyo sa tabi ng bahay. So, pagka sinabing intervention, anong intervention nun? Dapat maglagay tayo ng no smoking sign dito sa tabi ng bahay. Nasolve na ba yung problema? Hindi pa rin. Hindi pa rin. Kasi hindi yun yung core problem. Kung lalaliman mo pa rin yun, lalabas ngayon na, sandali, bakit ba kasi may naninigarilyo sa tabi ng bahay? Ah, kasi may nagbebenta ng sigarilyo. So, anong solusyon doon? Dapat wala magtinda ng sigarilyo. So, parang lumalabas ngayon, yun yung core problem mo or baka may mas malalim pa na problema doon. Ba't pa kasi inimbento yung sigarilyo? Parang ganun. Parang ganun ba na technically speaking, dapat malaman mo yung core problem mo para yung dulo, yung signs and symptoms nung sakit, dapat yun yung ma-address natin. Parang yung katulad yan ng sakit ng lagnat. Oh, anong problema? May lagnat eh. May lagnat yung pasyente. Bakit ba may lagnat siya? Tapos sabihin, eh kasi nahawa siya ng virus. Eh ba't ba siya nahawa ng virus? Eh kasi hindi siya nagmask. Ba't ba siya hindi nagmamask? Eh kasi hindi niya alam na meron palang, dapat palang magmask kasi meron palang COVID-19. So parang lumalabas, kung in-educate mo lang sana yung tao ng tama, wala tayong problema ng lagnat. Hindi rin sana nasunog ang bahay kung walang nagbebenta ng sigarilyo. So, yung intervention natin should be addressing the core problem rather than the effect of the problem o yung signs and symptoms lang ng problem. Dapat yung underlying cause yun yung ina-address natin. So again, I'm sorry mga kasama, hindi ko na ituro ito sa inyo, and I wish I had more time to teach these things to you, but what I did was tumutok muna tayo sa organization nung ating PGS rather than how to use yung skills na yun. Okay. So, intervention. Intervention eyes. Palagay mo sa lack of medicines. In your, what do you think is the intervention dito? Lack of medicines and medical equipment. No? Yan ka pa? Eyes? Naka-mute ka yata? Inventory, sir. And kung ano yung kulang ng medisina, sir. Na usually okay. Na hinihingi, sir. Yun po yung i-procure natin, sir. Right. So, dapat dito, meron tayong data na naman. Ano? We should be able to... Ito yung pre-propose namin ng process excellence. Sa process excellence kasi, instead na bilangin lang yung pasyente, ang gagawin namin doon is ibibase natin yung procurement ng medicines according to the top 10 diseases and top 10 consults. So, top 10 consults and top 10 diseases. So, in this case, ICE, ang may lalagay mo na ngayon dito, pwede mong ilagay dyan. If ever na ma-approve, yun yung i-coconnecta natin yung intervention mo doon sa process excellence. Yes, sir. And then, eventually, ito rin yung magiging
magiging ano, magiging connection natin sa resource management. Kasi technically itong lack of medicines and lack of medical equipment is related to resource management. So ito na yung pinapaliwanag ko kay Major Padua kanina na there should be an interconnection between community perspective, process excellence, and then resource management. Dito papasok yun. Okay. So next, yung delay in seeking or receiving healthcare services. What do you think is our solution? Increase in concern, increase in number of personnel. So, so resource management na naman yun kasi kulang ang tao, di ba? But yes, but more than anything else, bakit ba nadidelay ang trabaho? What do you think other than kulang ang tao? Multitasking kasi, sir. Yeah, I know. Pero kahit saan pumunta, kahit saan unit ka ng PNP pumunta, that is the same. Pare-pareho ang problema natin, kulang ang tao. Yan din nasasabihin sa'yo pag pumunta ka ng PSPG. Yan din nasasabihin sa'yo kapag pumunta ka ng CIDG. Laging ang sagot sa'yo, kulang ang tao. Pero let me ask you this, para at least meron din kayo internalization na it's not because of lack of personnel. It's more of like customer experience. So ito yung sasabihin ko naman sa'yo. In one of the cases na meron kami is nagkaroon ng dilema ang isang train company, yung mga gumagawa ng trains. Ang sabi nila, mabagal kasi daw yung train. Mabagal yung train ng na iniimbento nila. So, ang sabi nung isang manager, sabi niya, I think hindi naman problema yung mabagal ang train. Kasi sabi niya, kaya nagagalit, nagrereklamo daw yung mga tao, yung tao doon na sumasakay sa train, kasi parati daw delay yung train, mabagal daw yung train. So sabi nung filosofo kasi yung manager na yun. Sabi nung manager, edi mag-hire na lang ako ng mga stewardess para sila ngayon yung mag-serve doon sa loob ng train. Alam ko medyo gender specific. That is not my intention. Pero I'm just quoting the person. Pag tiningnan mo, oo nga no. Kahit ba sabihin mo, tubagal na kami dito sa train, kung ganyan naman yung experience ko dito sa loob ng train, di kahit na hindi na kami makarating, okay lang ako. Nagets mo yung point? It's not really the delay of the services, but it's more of like, is it about the experience? So what am I trying to say here? We must ask the relevant question. Is it because mabagal tayo magbigay ng serbisyo, ng medical services doon sa ating pasyente? Or is it because hindi lang tayo marunong makipag-usap sa kanila at may paliwanag sa kanila on our process and at the same time make their presence at that moment in time a better experience? Kasi bibigyan ko another example. Sa mga clinic nung araw, nung unang panahon, ang clinic ng mga doktor is punong-puno ng tao. So, ang problema nila is naiinip yung tao. Ba't siya naiinip? Kasi wala siyang maisip, kundi kailan na ako susunod? Matagal pa ba ako dito? So anong ginawa ngayon nung clinic ng doktor? Ang ginawa niya, naglagay siya ng magandang sounds, naglagay siya ng isang coffee table, naglagay siya ng TV, so that yung experience ng tao habang nag-iintay sila was a better experience rather than
andun lang sila, nakatunga nga, tinitingnan lang nila yung kailan ako susunod. Last example ko sa inyo. Last example is that yung mga madalas na mga clinic ng mga ospital is magmapapansin mo yung mga matitigas yung upuan. Oh. So na-find out nila na kung papalitan lang sana nila yung upuan to something more comfortable, sana hindi naiinip yung tao. Kasi mas malambot siya, so yung tao nakakapagpahinga ngayon doon, nakakatulog sila. So, going back to our example dito sa pinipresent, is it a question of delay or is it a question of experience? Kasi baka mamaya, yeah, katulad niyan, naghihintay yung pasyente natin sa labas. Eh kung nakabilad nga naman sila sa gitna ng araw, eh talagang mararamdaman nilang mabagal tayo. Pero if what we are going to do dito sa RMDU is that, okay, naghihintay ka, alam ko, nag-iisa lang ang doktor namin, alam ko, isa lang yung nurse namin, kasi nga kulang kami sa tao. Pero that doesn't mean wala tayong pwedeng gawin. Our objective is to be able to make their experience better by providing them better comfort or better, sabihin na natin, ambience, di ba? Kaya nga yung, tingnan mo yung mga taong pumupunta sa Starbucks. Hindi naman sila pumunta doon para sa kape. Pumunta sila doon kasi maganda yung Starbucks. At saka ang tingin ng tao, very important at yayamanin ako. So ang binabayaran mo sa Starbucks, kaya ang mahal-mahal ng kape nila, hindi yung kape. Yung experience na ikaw ay nasa Starbucks. So ganun din dapat tayo dito. In order for us to address delay problems, we must ask the question, is it really a delay because kulang ang tao? Or is it because yung customer natin, in this case yung pasyente natin, is experiencing inconvenience? Pangit yung experience niya sa atin. Pangit na nga yung lugar, ang init-init pa, yung uncomfortable pa yung upuan, tapos masungit pa yung nurse. Eh talagang mabubwist ako bilang pasyente. Not because matagal, because my experience is bad. Gets mo yung ibig kong sabihin? So, yun yung ano, so the interventions natin diyan, so tama yung nilagay mo, no? The delay, kasi wala naman talaga ibang rason yun, kasi yun yung data natin. But there are so many things that we can do in terms of intervention. It's not because kulang ang tao. Kasi yun, ano na yun, cut and dry na yan. Baga, walang unit ng PNP na sasabihin nilang hindi kami kulang ng tao. Lagi nilang sasabihin, kulang kami sa tao, kulang kami sa gamit, kulang ang pondo. Yes, pero hindi yun yung solusyon. Nadadagdagan mo siya. For all you know, nagdagdag ka ng tao. Wala namang ginagawa yung tao, kundi mag-Facebook. Nagets mo rin yung issue na yon. Kahit dagdagan mo ng tao, pero yung experience naman ng pasyente mo, hindi nagbago. Ang dami-dami yun. Baka nga lalo pang magalit sa atin yung pasyente. Ang dami-dami yung tao. Wala, mabagal pa rin kayo. So, parang nadagdagan pa yung problema ng tao. Okay. Any more that you want to add from here? Meron pa ba? Next? Sige. Next. Ano to? Satisfaction survey. Inulit mo ba? Maulit ba? Okay. So, pagdating dito sa strategic initiatives, please do not copy-paste kung ano yung sinulat mo doon sa intervention, sa strategic initiative. Yung strategic initiative mo, dapat, ang nakalagay dito, anong project ang ilalagay mo? Dapat dito, mga title ng project ang nakalagay. Tapos, nakapaloob lang doon yung intervention mo. If you think na, yun nga, baguhin ang ambience ng RMDU, pagandahin yung reception area natin, kung nasaan nag-iintay yung pasyente,
maglagay ng magandang whatever, no? Baga, on top of my head, kunyari, beautification, o kaya, RMDU ambience program. Parang ganun ba? Pero hindi, ikaw na mag-isip kasi baka may mas maganda ka pang maisip. No? Hello? Hello, sir? Sir, may query lang po ako kasi kasi ngayon po, sir, is pasahan na po namin ng ano ito, patient satisfaction survey, which is yung sa October po na yan na data, sir, is 84. 84 nga po. Pero ngayon, sir, upon checking po, as of December 1 po, is ano na tayo, 98.82% na po yung I suggest, even though meron kang 92 or 98 or 99, whatever number it is, so para lalabas dito positive 7 na, positive 1, yes, sir. hindi natin pwedeng i-discount yung 84. So yung 84 mo dito dapat naka-record na yan sa atin, and then yung mga output na data mo dapat kinitake account natin. This goes also to other prospective owners, ha. Please take note that positive variance, negative variance is better than positive variance. Para sa akin, my opinion to that is, kapag kasi may negative variance ka, ibig sabihin meron kang room for improvement. Mas mahirap mag-improve kung puro ka 100%. In this case, kung nag-positive variance tayo, ang tanong ko sa inyo, o sige, 98% tayo, nag-positive 1 tayo. Ang tanong, ano yung key success factors? Bakit naging ganun? Another challenge na naman yun. I believe those will be another set of discussion. Pero for now, okay lang sa akin, nailagay mong 98%, pero do not lose the fact that nagkaroon tayo ng 84%. Yes, sir. Okay. Sige. Ano pa? So, ang palitan mo dito yung strategic initiatives, ha? Hindi, yes, sir. Hindi yung strategic initiatives. In fact, yun, no? Katulad dito, kamusta ka po project? Magandang ano yun? Magandang... Pero ang tanong, ano yun? Para saan yun? Saka, saan siya makakakontribute? Pwede siya doon sa ano natin, sa delay. Minsan, diba, pag may pasyente ka dyan, tapos lilingalinga, tapos parang naiinip na, maganda yung kausapin mo siya, eh. Kamusta ka na po, sir? Mayroon na po bang, ano po ba yung problema natin? Baka may tutulong pa kami sa iyo. Although, wala ka naman magawa sa kanya kasi naghihintay pa siya ng doktor, which is yung doktor natin, nag-iisa lang. Parang ganun ba? Okay? Okay, ano pa? Pero pa? Nice. Wala na po, sir. Try ko po ipakita yung revisions ko bukas, sir. Okay, sige. Para thank you. Para ready po ako sa OR on Friday, sir. Okay, please. Thank you. Kung wala na, thank you very much, Ice. At good job, no? This is a very big step up compared natin dun sa mga previous nating nagawa. So, congratulations. Along with learning and growth, napakarami nyo ng naging progress. Hindi ito pambobola, but rather I'm just reflecting the effort that you did. Although marami pa rin mistakes and marami pa rin dapat i-improve, I cannot discount the fact that malayo na yung narating din. So, congratulations. Thank you for the effort. Okay, next tayo. Next. Thank you, sir. Next po. Resource management, Major Padua and Staff Sergeant Vidanes po. Yes, sir. Good afternoon, sir. Sir, good afternoon. Yes, good afternoon. Go ahead.
Sir Padua, is there any changes po ba doon sa kinord ko sa akin ni Sergeant Piganas po? So far, sir, maintain po namin ito. Wala na po kaming babaguhin dito, sir. Kukontinue lang po namin yung aming initiative. Yung activity-based budgeting. Yes, comment lang ako. No? Again, yes, uulitin ko yung, I think I've already said this before. The key success factors, you should identify ano-ano itong mga ito. Kasi, yes, zero variance kayo. And yes, wala kayong problema dun sa cross-matching na agree kayo, yung objective mo, okay siya. Measures mo, logical naman siya. Target mo, tama naman yung naging target setting mo. And then yung initiative mo is, you feel like activity-based budgeting is really works. My question to you now is, what are the key success factors? Hindi pwedeng blanco siya. You should be able to identify saan parte on the activity-based budgeting or organizational management or the personnel or yung learning ninyo or execution of the projects, ano dito ang you think made it possible na naging successful kayo? Kaya nga siya key success factors. One of the things that I think na i-indicate ninyo dito is timing of the release of budgets in accordance to AGA or ano man yung tingin ninyong tama. Yes, sir. Thank you for that input, sir. I think also one of the key success factors here is the strict implementation of PPA programs, plans, and activities based on AOPB, sir. So we will just put it right there, sir. And then I suggest then, no, para medyo mas malalim yung pagkakasabi ninyo dito. Not only the strict implementation, kasi pag sinabi yung strict implementation, motherhood statement yun. You should be able to at least identify paano nyo in-implement yun, yung pagiging strict ninyo. Kasi there are things na pwedeng nyo i-measure. Eh. Like, example ko lang sa inyo, parati kayo nakipag-coordinate. Constant coordination with people in the field. And then, submission of kung ano man yung nire-require ninyong i-submit nila. So, these are now going towards identifying the best practices na ginagawa ninyo sa finance section. Ano ba itong mga best practices ninyo? So, you can lay it out like ano ba yung ginagawa ng opisina mo in terms of strict implementation? Yes, sir. Actually, the strict implementation stem from every disbursement we made, we see to it that Chief RMDU has approval on it. Yun. Isa yun sa pwede mong gawing best practices. Pwede mo ipakita doon dito pala sa operations review matrix that the backing and the support of the chief. Malaking key success factor yun. Every time na meron kang pinopropose, nababakingan ka ng ano natin, ng chief natin. So those are key success factors. Yes, sir. Kasi yun na rin po yung parang pinaka-check and balance namin. Whether na o-optimize po natin yung ating resources or not. So, check and balance din po siya. Okay. Of course, marami pang ibang key success factors that I'll not be delving too much here. But now I would like to focus naman dun sa next step. Caution lang on the words maintain or continue. When we use the words maintain at saka continue, it's a really weak words that we must use. What I can suggest dito is that when we say next step kasi, what can you do further in order for you to be able to further improve pa yung system? Bigyan kita ng example.
if you think that the people in finance section has implemented strictly yung financial requirements ninyo, one of the things that you could do is issue commendation. As a next step, issue commendation to the personnel who were responsible for the strict implementation. Kaya nga kayo naka 100% eh. Kasi yung tao mo, magaling siya implement ng mga financial requirements. So ano ibig sabihin nun? When someone is doing good, reward them. When someone is doing bad, you punish them. So in this case, since you are doing good, then you reward the person doing this. Yes, sir, that is correct. But that is up to the chief RMDU. If our chief RMDU feels that we're doing good, then it is up to her whether she would acknowledge us based on our plans. Pero yun nga yung ano natin. Yun nga yung ilalagay mo lang na next steps. I'm just suggesting to you that these are things that you may be able to indicate rather than just saying continue. Kasi pag continue, yes, parang status quo lang siya ba? Yes, sir. That is well taken. Sir, the reason why we indicated maintain and continue, it is because for the purposes of the institutionalization. So we are in the institutionalization period. So meaning we will maintain and continue this initiative because this serves as our key success factors. It is an assumption already that we always do what is right and we always do the proper things. Yun nga yung, that's what I'm trying to share with you, that words such as maintain and continue, while it's very nice to say those things, it doesn't indicate kasi of progress. Yun lang yung, yun yung point ko. Besides dun sa sinasabi ko na you reward, there are other things pa. If you want to explore pa other things that you could do to be able to become your next step. Hindi ko lang siya ma-explore sa yung ngayon, pero on top of my head, if I'm going to think about it ngayon agad, at ako, kung i-reverse mo ngayon yung situation, what if I am in your situation, or you ask me rather than I'm asking you, then my response to you, if I'm in your shoes, would be, other than rewarding the person who is doing the good job, for me, I would seek another training programs in order for us to maintain. I will also do review ng mga policies and regulations to be able to see alin pa doon yung mga weak points namin. I would like to also do benchmarking with other financial institutions or financial sections or units, wherein during the benchmarking, I'm going to see their best practices. Makakita ako ng best practices sa ibang mga units or ibang tao dahil nag-benchmark ko sa kanila. Uy, maganda pala yun. Maybe I can do that as well dito sa unit ko. So, on top of my head lang yun. Again, hindi exhaustive yun. Hindi ko pa napag-isipang mabuti. These are three things that I would like to do in order for me to progress, not just maintaining or not just continuing what I've done for the past few years, but rather do something that can either be more effective or efficient or faster. So in this case, yun nga, marami pang ibang pwedeng explore other than just maintaining or continuing the status quo. So yun yung isang bagay na I hope you also consider
indicating in your OR matrix and scorecard. Yes, sir. Noted, sir. What I'm just trying to say, sir, kasi kung progress po yung pag-uusapan natin, mas ma-appreciate po natin yan during the stage of initiation and compliance. Ngayon po kasi nasa institutionalization na po tayo. So, meaning, kung ano man yung mga gaps na na-discover natin before, ngayon po na-plancha na natin. Through our initiatives, which is the activity-based budgeting. So yung mga loopholes before, na-address na po yon during the initiation and compliance, and some part during the period of proficiency. But your input, sir, is well appreciated, sir. Thank you, sir. I think there is also a confusion. Many people, including yung mga veterano na sa PSMU at saka veterano na sa CPSF, I cannot say everyone, but what I can say is they were under the impression that kapag nandito na tayo sa proficiency and even sa institutionalization phase, there is no more room for improvement. Kasi nga ang assumption, dapat nung initiation stage, dapat na-address na natin. Let me share with everyone that continuous improvement does not end when you get the certificate of institutionalization. Continuous improvement is also similarly pala. It doesn't mean na naka-golden eagle tayo or naka-attain ka na ng, naging valedictorian ka na ng klase mo or naging top 1 ka sa course mo ng OAC. It does not end there. It is a continuous struggle of looking for problems and analyzing the problem, ensuring that these problems can be communicated dun sa mga taong tingin mong makakasolve nito. And then, together, it will be solved towards the end of finding another problem. Yes, sir, certainly I agree with you, sir. It is a given fact na kapag na-reach natin yung ating objective, because time change, we will soon realize na marami pa tayong dapat i-improve at baguhin ulit. For reason lang, sir, ito kasing mga in-introduce natin ngayon, these are new part of the PPA or plans, program, and activities. So isa nga sa mga na-note ko rito, sir, if I may, sir, sa learning and growth, with regards to the specialization, gusto natin, plano natin na magpa-train ng mga tao abroad, ng mga personnel natin to enhance our capability. Wherein dito sa ating community perspective, meron ditong sa gaps yung delays in seeking or receiving healthcare services due to the reason of lack of personnel, which is conflicting. Kasi definitely, yung sa learning and growth, pag pinropose natin magpapatraining tayo, definitely, strike out kagad yun, hindi po kagad ma-approve. Bakit? Kasi dito sa community perspective, ang reason natin for the delay of healthcare services is lack of personnel. Bakit pa natin i-approve yung training? Mawawalan tayo lalo ng tao. So that is one thing na nakita ko. And then dun sa mga interventions po na na-mention kanina, napakinggan ko lang po, merong mga nagsabi ng lack of medicines and medical equipment, no? Wherein in fact, gusto ko lang itanong kung meron na po ba silang ginawang request regarding dito sa mga lack of medicines and medical equipment.
Kasi po, for the past 2 weeks, sunod-sunod po yung pagpapabili, pagpapapurchase ni CEO ng mga medicines and equipment para po dun sa mga different activities na kinandak natin. And gusto ko lang po ma-check ano po yung mga lack of medicines and medical equipment na to na nandoon sa ating cups. So observation ko lang po 'yon. Yun yung ano, yun yung I don't know kung narinig mo rin yung discussion namin kanina. If not, yung naging discussion kasi namin was more of like, tinanong ko kasi yan, saan ba galing yung data na yun? And it turned out that the 84% satisfaction rating natin on a previous month, may nakuha din silang input na kaya pala ganun kababa tayo at yun din yung nilagay na reason or justification was that lack of medicine and medical equipment. This was born out of yung sa comment doon sa satisfaction survey. So in short, ang nagbigay ng reason na yun was the patient na nag-comment ng mababang score natin. So again, let's not be defensive doon sa term na yun kasi I do understand we're trying our best. And yes, I do recognize din naman yung sinabi mo kanina na nagpo-procure tayo. Kaya nga, one of the things that we need to also see is not anymore regardless kung tayo ay may kumpleto o wala, but rather more of like look for ways na kung saan in the long term kasi ano naman yan eh nagkakaroon lang tayo ng periodic na patient satisfaction survey. Isegue ko lang din dun sa comment mo kanina na yung lack of personnel, I don't know kung narinig mo yung lengthy na discussion namin regarding dito. Ang sagot ko nga dun is that kahit saang unit ka pumunta ng PNP, ang isasagot talaga sa'yo, kulang ng tao. Wala pa ang unit ng PNP nang magsasabi sa'yo, ay sobra-sobra kami ng tao dito. So, the lack of personnel really is not the reason for the delay. As I mentioned kanina, the delay is not only because there is a lack of personnel, but rather the experience. Yung experience kasi ng tao, ng pasyente natin yung problema, not because kulang ang tao. Oh, wala kulang nga yung tao natin, nag-iisa lang yung doktor. Naturalmente, mag-iintay yung pasyente natin. Kasi isa lang yung doktor. Eh. Samahan mo pa na may iba pang ginagawa yung doktor na non-medical. Puro siya conference and so on and so forth. So, the delay, baga yung service delivery delay is the main fact na meron ng delay. Pero hindi lang yung dagdag tao ang solusyon. As I've mentioned kanina, we can have better experience for our personnel for our patient other than dagdagan mo yung personnel to address the delay. Yung isang sinuggest ko nga kanina, what if no, habang naghihintay yung pasyente natin sa labas o naghihintay sila ng services natin, we make their experience better. Kaya nga maraming taong gustong pumunta sa Starbucks at kahit maghapon na sila sa Starbucks, hindi sila umaalis doon because their experience there is good. So kahit matagal yung servisyo sa kanila, kahit matagal ibigay ni Starbucks yung coffee natin, we don't mind kasi nga maganda yung experience ko doon. It could have been different if let's say yung Starbucks is pangit yung upuan, mainit yung lugar,
eh talaga naman mararamdaman ko yung tagal ng serbisyo mo. So, the delay in services there really is a reflection of not only because konti lang yung tao natin, but rather, pangit kasi yung experience ng tao. Towards naman dun sa sinasabi mo kaninang kulang yung ano yun? Magkakaroon ng conflict yung gusto nating magpa-training ng tao versus doon sa kulang yung tao natin. Again, yes, in a way, mahirapan tayo magpa-training ng tao kasi nga kulang tayo sa tao. But that doesn't address the core problem of lalo lang magbabagulbol yung tao natin. Lalo actually, lang tayo. Actually, sir, the main reason na kinoment ko lang to para ma-harmonize yung yes, yung conflict. Same thing with dito sa resource management. Ang gusto ko lang rin naman i-point out, sir, para at least mas maayos natin, para magkaroon tayo ng interconnection sa bawat isa. Yeah. It is because yung sa mga gaps natin, may mga na-identify tayong mga problema, but then, katulad nun, yung mga lack of medicines, ang sinasabi ko lang naman dito, sir, po pwede namang masolusyonan through making a proper request ng mga medicines na kailangan. So kung meron tayo talagang audit ng mga medicines, na-check natin yan, kung ano yung mga wala na dyan, kung ano yung mga kailangan natin, just make a proper request para at least hindi na humantong dun sa mag-comment pa yung ating mga client na lack of medicines. So ibig ko lang sabihin, pwede nating ma-address to ahead of time. Hindi na kailangan makomentan pa tayo ng ating client na wala tayong gamot. So yung ano lang sa atin, sir, yung magkaroon lang ng inventory ng mga medicines, regular inventory of the medicines, at least ma-address na po natin. So please do not misconstrue yung comment ko. I just want magkaroon lang ng interconnection yung lahat ng perspective, yung sa learning and growth, sa community perspective, and then sa resource management. Yan lang, sir. Yeah. Thank you, sir. Thank you. Actually, hindi ko nga na misconstrue. In fact, yung comment mo na yun was really indicated that you now have a better understanding of what PGS is by relating your perspective towards dun sa perspective ng iba. In fact, I would like to add on that na natuwa nga ako nung makita ko yung nilagay nila dun sa community perspective na words such as lack of medicine and lack of medical equipment as well as yung delay ng services. Ba't ako natuwa? Siguro ako lang yung ganong klaseng mag-isip na when I see those kind of comments, it is more of a challenge rather than an attack of who we are. It's my understanding also that if honest lang yung pasyente natin on what his or her experience is, marami tayong maririnig na ganyan. And then, I would go on and say that if that is the case, then now we know the problem. It's better than they hide the problem, they don't say what is real and what is talagang totoong nararamdaman nila. And then at the end of the day, sa likod, pag nakatalikod na tayo, saka siya magsasabi sa ibang tao ng pangit. So, if ever nga na may mga nagpo-comment na yan, it would be a very welcome comment. Kasi at least alam natin na ito yung problema rather than anything else. So with that, I just would like to end yung statement na yun with kung meron man tayong nakikitang negative variance or may nakikita tayong mga gaps
do not be afraid of those things. Nor is it an attack to yung pagkatao natin or yung integrity ng unit natin. We should embrace it, accept it with open arms, that these are the reflections of other people other than us. Having said that, from there, from negative variants and negative comments, we can now start working on a solution by first analyzing the problem. Bakit nga ba may delay? Bakit nga ba kulang ang medisina? Bakit nga ba ganito? So that when we go and analyze the problem, go deeper dun sa mga roots, mga root of the problem, we can now start to address ano ba talaga yung dapat natin gawin. So yun, connecting all those things towards resource management in this case, I hope after the third strategy review, pag ito ay preneset na natin kay CO, sa HS, at saka sa technical working group along with you, we should be able to display that dito tayo nang galing, no? Ito pangit na lugar ito, but what we will do is to monitor your progress natin towards a place wherein we are better off tomorrow or today than yesterday. So the scorecard, the operations review matrix, the measure profile, the initiative profile, and the charter statement is just a record natin of our progress. Ibig sabihin, ngayon may records na tayo that we are doing something rather than wala lang, may masabi lang tayo. Nakikita rin doon yung progress na from dati gumagapang lang tayo, kulang tayo sa mga resources, kulang tayo sa mga training and awareness program, wala tayong processes, hindi tayo standard, and at the same time, ang daming mga negative comments coming from our customers towards some place na better off. It might not be perfect. It's okay. Along the way, maybe may mga failures tayo. It's okay. Kasi at the end of the day, kung long term yung pag-uusapan natin, and if we are going to truly institutionalize performance governance system or yung PNP patrol plan, yung totoo lang, doon mo lang makikita yung system na to is working for us kung makikita mo yung progress. But if not, yun nga, medyo mahirap siyang patunayan. Okay. Any more? Anthony, kung Mark, kung okay, may... Sir. Thank you, sir. Okay. Thank you for the input, sir. Thank you. But before you, meron lang akong i-ano sa'yo, yung napag-usapan namin ng process excellence was that they have a objective doon, yung improvement of treatment facility and services. We were thinking of in the future, hindi ngayon. Sabi ko nga sa kanila, sila muna yung gagawa na ito. But in the future, it will be transferred coming from process excellence, mapupunta yun sa resource management. Only if ma-approve siya towards pag dinefend natin siya sa technical working group. But if hindi nila i-approve yun, mag-maintain siya sa process excellence. So yun lang naman. Yun yung isang napag-usapan namin. We were hoping that this will now be a new objective or strategic objective that will be under resource management. So yun. Okay. Next, sino na? Last na, no? Sir, Superintendent Kelly and Corporal Larabi is not available. Isa na lang. Okay, go ahead. They are not available, sir. Pareho sila? Yeah, unfortunately, yes, sir. Bakit? Hindi ko po alam, sir. Kanina, sir, nag-login si Lieutenant Colonel. Mm-hmm. Hindi po na, hindi nag-replace. So,
we don't have the luxury of time, sorry. I know everyone is busy. So I hope I'll just end na lang yung ano natin ngayon, yung tactical review natin. By stating that first, congratulations to everyone, no? I think there was a degree of success towards something better as a scorecard, the operations review matrix natin, the measure profile. But we still have a lot of work to do. We still have to integrate na itong present ninyo on Friday. So that on Friday is our final and last practice bago po kayo mag-present sa strategy review, which will be happening on December 10. Hopefully, I have done everything. I have shared with you everything that I know. I hope that all of those things that I've said added value to you, not only as an officer and a PNCO, but part of the RMDU and the strategy management unit. If not, hindi nakadagdag sa inyo, well, all I can say is, sorry, I wasted your time. But these things I am very passionate about, and I think if I have to ask myself, no, kung sarili ko muna tatanungin ko, I still have a long way to go in terms of sharing with you yung mga iba pang techniques on how to go around P.A.T.R.O.L. Plan 2030, kasi marami pa po kayong hindi alam. Although we have gone very far in terms of your journey to, nung magsimula kayo dito last 6 months ago, the road ahead is still mahaba-haba pa po. I am asking myself if kaya ba nating magpa-institutionalize? It remains to be seen. Dahil yung mga pagbabago o yung i-revise natin doon sa ating scorecard remains to be hindi ako sigurado kung i-approve o hindi. Magdidepende po ito kung paano nyo po ito i-defend sa strategy review. The biggest challenge that we will have, that we will be having, is yung scorecard ng health service. Kasi kung very defensive lang ang health service dito, and there will be risk averse, ibig sabihin ng risk averse, ayaw ng pagbabago. All of those things that we are proposing to be revised ay hindi mangyayari. So, if we don't present a holistic front, and if we don't present our scorecard, yung mga revision ng scorecard natin nang walang justification o yung scientific evidence, or at least man lang makita nila that merong logic yung bakit kailangan baguhin, just because we were not going the extra mile enough, no, hindi pa natin talaga na fully embrace yun, then walang magbabago. Babalik talaga tayo doon sa status quo. And then, as for me, as the chief ng PSMU, I am matatali na lang ako doon sa kung ano na lang meron. In short, kung ano yung meron, kung ano yung gusto nila sa taas at gusto nila i-maintain yung status quo, then I can truly say that wala na rin ako magagawa. Then we are going to just be
cog in the system, meaning kung ano na lang yung nandyan, yan na lang yung gawin natin. Short of saying na shabby, snappy, same salary. Nga naman, di ba? Ba't nga ba naman tayo magpapakahirap sa isang bagay na ayaw naman? It's just that for me, I wish and I hope that this becomes a catalyst for change. Hope sana. So with that, I think we have exhausted enough of ourselves, and I would like to thank everyone for participating for this third and I think final na ito. Final na joint tactical review in preparation for the operations review, which will be in preparation for the strategy review on December 10. So with that, I would like to remind everyone lang before we go and end this one is that lahat po ito naka-record. Yung dalawa nating tactical review nung 29 at saka kahapon are all recorded and I have already posted it on our YouTube channel. And if you feel like parang kulang pa or you need to review on something o may nakakalimutan kayo and you think you want to go back in time para lang malaman mo ulit kung ano yung sinabi, you can now replay any time of the day at your most convenient time itong mga recordings natin. So with that, I would like to thank everyone for your patience, effort, and time that has been shared with me and this unit. Thank you and good afternoon. Thank you, sir.